GAD Corner of the Commission on Higher Education Regional Office Number 1. And then after that, our last activity will be the ZumVAWhan, Men and Women Love Fitness. So kung ready na po kayong mag-Zumba with us this afternoon, prepare your outfit. Pwede na po kayong magpadala ng mga pictures ninyo. Okay, and we are also live in our Facebook page and in our YouTube channel. Our Facebook page is CHED Region 1 and our YouTube channel is CHED Regional Office Office 1. Okay, so ayan, dun po yung mga activities natin, may Zumba po tayo. You can start na po pala submitting your pictures, your outfit po for the Zumba. Pwede po ninyong itag how to submit. You upload your pictures in your Facebook page and then do not forget to tag CHED Region 1 para makita po namin yung mga pictures ninyo na in-upload po ninyo sa inyong mga Facebook account. Okay? Ayan. So, do not forget also to color your picture into orange. Kung hindi naman po kaya, okay lang. But again, I hope that our GAD advocates from the different higher education institutions will join us and the United Nations in promoting violence against women by coloring their school landmarks and school activities into orange. Okay? All right. What else? Ano pa ba? Okay, so meron din po tayong online competitions. Okay, online competitions. Meron po tayong TikTok challenge for faculty members and non-teaching personnel from different higher education institutions. And also, meron din tayong online photography contest para naman po ito sa ating mga estudyante. Okay? Okay, so I guess our speaker is already in the room. So yes. Before we will going to give the virtual room to Ma'am Josephine, allow us first to introduce our speaker. And to do that, ladies and gentlemen, let us all welcome the beauty queen of the Commission on Higher Education. Let us welcome Dr. Christian Lynette Kasser. Okay, so hi everyone. Magandang hapon po sa inyong lahat. I am Lynette and I'm so excited and happy to introduce our special speaker this afternoon, Ms. Josephine Gabriel-Banaag. Ms. Josephine Gabriel-Banaag is a graduate of University of the Philippines, Diliman. She finished Bachelor of Science in Social Work, cum laude, in 1990, and Master of Social Work in 2003. She is currently pursuing Doctor of Social Development from the same university. She has 30 years of professional experience. She has served as technical staff of the SWD Central Office for 15 years, led the management of international organizations as executive director, director, and manager for 6 years, a consultant working with GOs and NGOs for 10 years, and as an academician for 14 years, she has taught National Service Training Program, or NSTP, in De La Salle University, Manila, social work undergraduate and graduate courses in University of the Philippines, Diliman, and Ateneo de Davao University. The period of engagement overlaps as some positions were performed simultaneously. She was one of the first two gender trainers in the mid-90s of the development of social welfare and development as mentored by the experts from the UP Center for Women's Studies. She was part of the team that conducted batches of trainings and TOT on gender analysis and planning nationwide for UNICEF program managers and project officers in 1997 to 1998. She served as the chairperson of the College of Social Work and Community Development, GAD Committee, University of the Philippines, Diliman for 3 years. She is into module development. She was the consultant editor of the Enriched Modules for Women for the SWD Central Office in 2010 that is being used by the SWD social workers and LGUs and selected NGOs nationwide. She was one of the consultant writers for the United Nations Population Fund Module Development on how to integrate gender
in the curriculum through the National Association of Social Work Educators Incorporated. She is an accredited member of the sixth batch of PCW National GAD Resource Pool. She is a member of the University of the Philippines Diliman Gender Office Pool of Trainers and a member of the UP Office of Anti-Sexual Harassment Pool of Trainers. She is currently serving as the Gender Consultant for National Hydraulic Consultants Incorporated, a consulting firm of engineers and architects since 2019, with the main task of integrating gender perspective of the conduct of master plan and feasibility study on flood control and river management projects in Kalumpang River Basin in Batangas, General Nacar 2A River in Quezon, and Siguel River in Mindanao. She is happily married for 30 years to Mr. Roberto D. Banaag Jr. She is a proud mother to her 29-year-old only child named Precious, who is multilingual. She can speak Spanish, Italian, German, and Japanese. Her daughter, just like her mother, graduated cum laude from UP Diliman, actually a 0.03 away from being magna cum laude in April 2013 for the degree Bachelor of Arts in European Languages, major in Spanish, and minor in Italian. So let us all welcome Ms. Josephine Gabriel-Banaag. Thank you. Yeah, thank you so much, Dr. Christian Lynette, for a very detailed introduction. Salamat po. Okay, so mga participants, how are you today? No, hindi tayo masyado nakikita face to face because we are using the visual, we are using just the internet for the training. But anyway, so I will be with you for 2 hours and I hope that after the 2 hours, marami kayong babaunin, baon ng mga bagong kaalaman from our session. So let me share with you my slide, my PowerPoint presentation. Okay. Can you see my PowerPoint? Yes, ma'am. Nakikita na po yan. Okay. So this session is on the basic GAD concepts. And this is, of course, for you, the Commission on Higher Education, Regional Office 1. At sa mga nanonood dito sa Zoom and also, di ba, ito ay baka live streaming sa Facebook din ng CHED. Okay, so basic concept. So, but before natin to pag-usapan talaga, before I give you my input, sana meron tayong konting interaction, no, participation. So, this is what you are going to do. Later, we will have that portion. So for the objectives, differentiate sex and gender, define what is sexuality. Sana ma-interest kayo sa objectives ng ating session for today. So differentiate between sex role and gender role, identify how gender roles are defined, valued, and reinforced in the family. Defined, valued, and reinforced in the family, community, and society. Acknowledge that gender constructs are learned, fluid, and diverse. Increase awareness on how gender locates people in social life and can lead to power inequities or inequality. Acknowledge that gender power gap discriminates women and analyze and explain manifestations of gender bias as experienced in the family, community, and society in general. So, okay. So, ito yung sinasabi kong interaction and I actually talked to Sir Mel about this. Okay, participants. So, the participants will be asked to write in the chat box of Zoom. Anong unang naiisip ninyo pag narinig ninyo ang salitang babae? So, if you have the time right now, kindly write in the chat box. Ano ang naiisip pag narinig ang salitang babae? Pwede itong word or phrase. So just put it there in the chat box and I will be helped later on by Sir Mel sa pagbabasa noon kasi I cannot see it here. I hope you are writing in the chat box. Okay, mukhang meron yata nagsusulat. Yes, so focus muna tayo sa mga kababaihan, no? Ano ang naiisip mo sa salitang babae, no? Ano una nating
anong description ng babae para sa iyo when you hear the word babae? Ano unang pumapasok sa ating isipan? Okay. Sir Mel, can you start reading kung ano yung sinulat nila sa chat box, please? Sir Mel? Sir Mel, if you are there, sana can help me check the chat box. I will try to read. Kaya lang medyo ang worry ko. Baka mawala ako sa Hi, ma'am. Nandito po ako. Ayan. Hi. Okay. Can you help me, please? Una po, sinabi lang mother. Okay. Strong. Kapangyarihan. Okay. Empowered. Beauty queen. Oh, okay. Mahina. Ay. Okay. Sir, empowered. Kinakatakutan. Oh, okay. Nanay, makalinga at mapagmahal. Okay. Ano pa ba? Independent. Okay. Babae, maganda. Okay. And loving, motherly, beautiful, independent. Gusto ko yun, ma'am. Okay. Strong, determined, caring and loving. Lalaki, matapang, empowered ulit, caring and responsible, nurturing, very nursing daw. Ang babae yan, ha? Okay. Emotional po. Okay. May nagsabi po, diamond. Okay. Okay. Woman, liberated, grab, this is... lalaki, ama, matapang, responsible, yun po sa lalaki. Okay. Sa lalaki may, naman, ama, okay? Opo. Ilaw ng tahanan. Precious, just like the name of your daughter, ma'am. Yeah, precious daw. Thank you. And then babae ay pambahay. Okay, pambahay. Light naman po. And lalaki macho daw. Okay. Yan po. Guess, no further comments. Okay. Po. So, meron pa bang dagdag tungkol sa lalaki kasi more on mga babae ang narinig ko, no? Brusco daw, ma'am. Okay, brusco. Participants, if you can add something about boys naman, no, yung next question, ano ang naiisip mo sa salitang lalaki? You may do so now. Lalaki means powerful. Ayan, and okay. Lalaki, takot maglabas ng nararamdam. Yun. Nararamdaman? Takot maglabas? Yes po. Impulsive daw po ang mga lalaki. Okay, impulsive. And then F4? Ano ibig sabihin ng F4? Baka po yung mga ano, yung sa Taiwanese group noon. Ah, dati pa. Okay. F4. Siguro. Okay. Babaero. Hello. Okay. Matikas. Uh-uh. Boys foundation. Okay. Lalaki entitled. Aha. Uh-huh. And then observant. I don't know if sa lalaki and babae po itong observant. Meron naman po, dependent sa babae. Ah, okay. And then, keen observer, dominant, okay. Malakas. Ang lalaki daw po ay happy-go-lucky. Okay. And then, powerful and responsible daw mga lalaki. May nagsabi okay. po, dominant. Okay. And then, yun lang po yung pinakalas po. Sige. So, thank you again, Dr. Christian Linet. Yes. Yeah. Yes, so, may tanong lang ako sa participants and they can again answer kasi may nabanggit na ang babae ay mother. So, pakisagot nyo lang sa chat box bakit nating tinawag na mother ang babae. Ano ba yung pinagdaanan niya para siya ay matawag na isang mother? So kindly please again let sa chat box para lang natin i-qualify natin yung word na mother. Because this will be helpful sa ating discussion. Sana may sumasagot ng konti doon sa ating chat box, ha? Bakit natin tinawag na mother ang babae? Ano ba yung pinagdaanan niya para tawagin natin siyang mother? Meron pong comment dito from President Louis Paran from NCC. Hindi lahat ng babae ay mother. Hindi kailangan okay. maging mother o tunay at magaling na babae. Okay. Thank you for that. Okay. Pero yung nag-isabi din ay
are acknowledging the comment na hindi naman kailangan ang babae ay maging mother para maging babae siya. Pero dun sa mga sumagot na ang babae ay mother, ano kaya? Paano siya naging mother? So yun lang siguro ang parang follow-up question ko for that. Po. May sagot po from Miss Christine Espero. Bearing a child is not easy and it doesn't stop there. They keep on nurturing. Ang mother daw po ay mapagsakripisyo. You can be a mother not only to her biological children, but she can be to everyone. Okay. Yeah. And then, maalaga. Yun okay. Po yung last one. Sige. Sige. So maraming salamat participants sa inyong pakiki-participate sa atin sa chat box. Okay. So now, yung ating exercise, ang tanong natin ay ano ang pumapasok sa iyong isipan kapag narinig mo ang salitang babae at anong naiisip mo sa salitang lalaki. So basically, mga participants, lahat ng nilagay niyo dyan ay base sa inyong karanasan, ano yung pinagdaanan niyo sa buhay, anong nakita niyo inside the family, sa paaralan, sa church din, no, sa buong society, pati sa media, anong napapanood natin, anong napapanood natin sa mga sa TV, sa pelikula. Okay. Pero siguro, bagitin ko yung iba, yung mga sinabi kanina, no? So basically, okay. So basically, ang sinabi niyo pag mother ay siya yung, actually dito may nagsabi na ang mother ay may kapangyarihan, pero sinabi rin na ang mother ay mahina. But basically din, ang sinasabi ang mother ay mapagkalinga, no? Emotional, maganda, pero ding strong. Sana mag-unmute yun, ano? Sana may mag-unmute. Okay. Okay. So, yun yung description natin about mother. Pero nga, kanina pinalalim lang natin kasi sinabi rin natin ang mother ay nag-bear ng child, no? And more than that, ay siya pa rin yung kumakalinga after na manganak siya, no? At sa mga kalalakihan naman, ang sinabi nyo, ang kalalakihan ay dominante, macho, brusko, responsible, foundation, okay, takot maglabas ng emosyon, no? At may impulsive din. Meron ding nagsabi na babaero, matikas, and other things, no? Siguro, ang gusto lang natin dito ipakita ngayon, kasi when you were asked, ano ang naiisip ninyo pag narinig ninyo ang salitang babae, itong binigay ninyo. Yung binigay ninyo ng mga phrases, mga adjectives doon sa chat box, it represents kung ano ang ating perspective, yung perception natin tungkol sa mga kababaihan, okay? Pero let us see, base dun sa mga sinabi niyong salita, gusto kong tanungin sa inyo, no? Okay, kasi sinabi natin na ang mother ay, ito ay kasi description ng mga kababaihan, pero tingnan natin, isipin nga kaya natin na kung yung ating mga binigay na description ng kababaihan ay applicable din kaya sa mga kalalakihan, no? Pero initially, ito yung ating pagtingin, perception natin about kababaihan. So now, siguro, just to tickle our minds, no, imagination, no? So, ang lalaki din ba ay pwedeng strong? Kasi description nyo kanina yun sa mother. Yes, I will say, no? Kasi I will say yes. Ang lalaki din ba ay pwedeng beautiful? Pwede rin. Ang lalaki din ba ay pwedeng emotional? Meron din namang mga lalaking mababa din ang luha, no? Ang lalaki din ba ay mapagkalinga? Yes, there are also men who are mapagkalinga. Ang lalaki din ba ay mapagmahal? Meron din namang mga lalaking mapagmahal, okay? So makikita natin dito yung mga description, adjectives na ibinato natin na yun yung tungkol sa mga babae. Pwede rin palang description ng kalalakihan. Ang hindi lamang natin pwedeng mapagpalit tungkol sa description ng kababaihan ay yung ang mga kababaihan ay sila yung mother at sila yung nagbe-bear ng anak o sila yung nagbubuntis at nanganganak. So this is very crucial kasi makikita natin na oops, lahat pala ay pwedeng gawin ng babae na description ng lalaki. Ang hindi lamang pwedeng gawin ng lalaki yung description ng babae, pero ang hindi pwedeng i-take on ng lalaki ay yung sila ay magbuntis at manganak. Okay? Tapos, sige, balikan din natin yung sinabi ninyo tungkol sa mga kalalakihan na ang mga kalalakihan ay responsible. No, pero dito meron din sinabi na dependent sa babae. Pwede rin foundation, yung kagaya ng sinabi nyo kanina. Now,
itong mga adjectives na to, wag muna natin isipin yung kalalakihan, isipin naman natin right now yung mga kababaihan using the adjectives na sinulat ninyo patungkol sa mga kalalakihan. So tingnan natin. So meron bang babae na responsable? Meron. Meron bang babae na nagdo-dominate din or domineering, dominante? Meron din. Meron din bang babae na happy-go-lucky? Meron din, no? Meron din bang lalaking ay babae? Kasi dito nga, ang description nyo sa lalaki dito ay pambahay din eh. Pero ang ibig ko lang din sa, ay, ito ay, okay. Yung pala ay sa babae din. Pero sige, kunyari ang sinasabi natin na meron din bang lalaking babae na brusko? Meron din. So what am I trying to say here? Na yes, when you were asked kung ano yung ating nakagisnan, kung how we are socialized to sa loob ng bahay, sa different institutions ng society, yun yung una nating sinasabi patungkol sa mga kababaihan. Pero actually, kababaihan at kalalakihan. But actually, yung mga adjectives na ginamit natin ay pwede siyang pagpalitin. No? Pwede, ibig lang sabihin kasi yung sinasabi natin na mga responsible or mahina, malakas, these are social, parang these are part na ng ating gender socialization, no? Ito yung social differences na ng babae at lalaki. At pwede pala siya pagpalitin. Ang hindi lamang natin pwedeng pagpalitin ay yung difference na tumutukoy, nagde-describe na pang physical. At yung kanina na point out natin kanina na yung isa ninyong sinabi na ang babae ay nagbubuntis at nanganganak, childbearing, no? At yun lamang ang hindi pwedeng ipasa sa mga kalalakihan. So malinaw na parang pagpatungkol sa sex, kasi when we talk about the physical differences, ito yung sa sex, ito yung hindi pwedeng ipasa-pasa dahil sex is permanent. Pero patungkol dun sa social differences, yun yung pwedeng pagpalit-palitin. So yung pwede natin ditong learning na una, yes, sometimes society will describe women as weak, as nagsusupport lang sa mga kalalakihan, pero in reality, pwedeng mabago ang ating isipan tungkol dito kasi these are socially constructed. Hindi ito permanente, no? So yun yung ating, ito yung parang dapat na isipin natin as we proceed with our session. And thank you again, participants, for your participation dun sa ating pagsusulat sa Zoom chat. So okay, so ang una, ano ba yung sex, no? Let us see. Sana I hope na after this session ay malilinawan tayo kung ano bang ibig sabihin ng sex at ano ang ibig sabihin ng gender among other terminologies. Because this is the most basic when you talk about God. Okay, so look at the screen. Kapag sinabi natin na sex, thank you pala sa some of the pictures na makikita niyo sa akin. So thank you sa DSWD for this. Two persons actually shared the GRC module with me. Okay? So anong makikita lang natin dito? Ito yung pagkakaiba ng babae at lalaki when it comes to sex. O anong meron lang dyan? Makikita natin sa physical lang, no? Ito pala, ang mahalaga dito, balikan natin kung paano nanganganak si nanay, no? Kapag si nanay ay nanganganak, lumabas ang baby, pag tinaas ni doctor yung baby, pag may lawet, anong sasabihin? It's a boy, no? Pag walang lawet, it's a girl. So ito yung nagde-define sa atin at birth kung tayo ay babae o lalaki, and that will go to our birth certificate, no? At yun ay napakahalaga sa mga paaralan, di ba? Kailangan ng mga guro na malaman yung na makakuha ng birth certificate ng mga bata, ma-define doon kung siya ay babae o lalaki at kung ano rin ang kanyang edad, no? Very important sa yung birth certificate. So, itong legal document na to, binary lang ang nakikita. Wala lang iba pang options na A, lalaki, B, babae, and others, no. It's just two. So, makikita natin na ang tinutukoy dito ay yung physical na pagkakaiba ng babae at lalaki, na ang babae ay merong pekpek, merong ovary, merong fallopian tube, merong dede, no? At sa lalaki naman, among others, ay merong
penis, may testes, no testicles, at may sperm cell, samantalang sa babae naman ay may egg cell. So, ito yung, when you talk about sex, ito yung pagkakaiba ng babae at lalaki physically. So, kindly remember that. And I want to bring forth one concern here. You know what? Siguro nakakakita kayo sa TV kapag yung mga artista, may artist na artista, o mga friends din na, pag mayroong bonus, they conduct, they hold this parang gender thing, right? Sa inyo, naka-attend na kayo ng mga gender reveal, no? At saka kayo, nakapanood na kayo sa TV, sa parang chick minute, kunyari sa GMA7, na parang gender reveal list ng ganyan kasi buntis siya. Okay, I want to correct that. Mali sila. Hindi tawag dun dapat ay gender reveal. Kasi, ang point out mo lang yung pagiging babae o lalaki ng baby. And that is actually sex, no? Okay, that's actually sex. So, dapat hindi yung reveal. Dapat dun ay sex reveal. No, sana makorek. Kasi mali naman yung ginagawa. It's a gender reveal. Why? I will give you an example. Pag si nanay ay naganak, tinaas ang baby, may lawet. Diba? Dideclare naman na it's a boy. Pero, hindi naman isasabi na, kasi ito yung gender, hindi sasabihin kay baby na, oops, kasi may penis ka, you're a boy, okay? Pero dahil ang ina-expect ng society na ang boy ang magiging breadwinner o kailangan mag-aral ka mabuti, walang ganun. Kasi si baby, yung expectation sa kanya ng society kung paano siya mag-act, mag-isip, ay natututunan niya lang habang siya ay lumalaki. Pero right nung ipinanganak siya, hindi naman yung sinasabi ng doktor. At saka yun nga, balik tayo, when we talk about sex, it's being a boy or a girl at ito ay nagre-reflect female or male at inire-reflect sa birth certificate. Okay? Hindi naman nila naka-reflect sa birth certificate yung gender. Eh bakit yung ating mga artista sinasabi nila na it's a boy and it's the gender reveal. So this is actually very wrong. Dapat sex reveal yun. Okay? So ang sex is biological or physical difference between men and women. Ito ay biologically determined na sa ating katawan. Okay? It is the physical structure of one's reproductive organs that is used to assign sex at birth. So pagkapanganak natin, babae at lalaki ang pagpipilian para tayo irehistro sa birth certificate. Okay? Pero let us see. Actually, may interesting tungkol dito sa sex eh, pero later on we will find out. Pero basically, binary lang, dalawa, babae o lalaki. Okay, but ito yung sinasabi ko, but there are also, genetically speaking, other sexes. Pero ang tawag doon ay intersex. No, kapag diniscuss yung gender, dito na halos na pumapasok yung pagiging intersex. No? Kasi sa babae XX, sa lalaki XY, pero merong lumalabas medically, no, na XO, XXY, sobra-sobra sila, no, XXXY at marami pang iba. Pero intersex have right to privacy kasi if you, kapag upon birth, ito kasi ang nangyayari sa intersex, genitalia. So parang it will be difficult to determine right away by seeing, looking at the outer genitalia kung ano yung bata na pinanganak. Pero definitely, again, ano lang ba ang nare-reflect sa birth certificate? Kung babae ka o lalaki, so kung ano yung mas prominent, dun lang is ililista si baby kung sino man yung pinanganak na bata. Pero again, this is such a very delicate thing, no? And this is such a very private thing. So hindi ito i-discuss if may konting may konting concern kung ano yung outer genitalia ng isang tao, hindi yan outright kinikwento sa kapitbahay o sa kaibigan. Baka yung family lang, immediate family lang ang may alam. Okay? So ito, gusto kong pakita sa inyo, ano ba yung itsura ng intersex categories, no? Actually, I just learned about this siguro mga 5 years ago, eh, no? So pag sinabing Turner syndrome, ito yung XO, it affects the development in females. And please take note, check nyo yung ratio. 1 every 2,500 or 1 in every 5,000 live births ay ganitong sitwasyon. Ganito ang condition, Turner syndrome. Not capable of producing ova or sex hormones kasi ang pagkababae o pagkalalaki, hindi lang naman yan sa labas ng katawan, pati yung nasa loob natin. So that is also important, diba? Kaya nga ang babae,
kaya nga ang babae nagkakapanganak, nanganganak dahil sa meron siyang eggs. Diba? So without that, hindi makukumpleto physically lang yung tungkol sa pagiging mother niya in the future if that is her plan sa buhay niya. Okay? So ang iyan ang itsura. Look at the neck of the woman doon sa ating side, no? Siya ay short also with web skin from neck to shoulder. Parang malapad yung kanyang neck. Pero kapag mayamang bata ang nagkaroon ng ganitong sitwasyon, kayang-kaya siyang ipagamot ng kanyang mga magulang. So it can be treated with hormone therapy to trigger menstruation as well as breast and genital maturation. So ito ang itsura ng Turner syndrome. Pero meron ding tinatawag na Klinefelter syndrome. Ito naman yung nakaka-apekto ito sa development naman in males. Ito, tingnan nyo yung ratio, mas konti. No? 1 in every 500 or 1 in every 1,000 live births ay ganito ang posibleng kondisyon, no? XXY. So masculinization is not complete and possess some female characteristics like partial breast with underdeveloped penises and testes and low testosterone production. So tingnan natin kung anong itsura niya. So basically ganyan. Just try to reflect, minsan siguro baka makakakita kayo ng mga tao na parang mga lalaki, hindi naman sila chubby, hindi naman sila mataba, pero parang meron silang breast, no? You know what? Because of this thing, sometimes if I see people na parang lalaki na parang, oops, hindi naman siya mataba, tapos parang may partial breast siya, minsan umiikot na yung aking isipan at iniisip ko na, oops, baka kaya siya isang case ng Klinefelter syndrome. Pero itong sitwasyon na ito, itong dalawang nakita natin dito, ay hindi siya, parang it will be difficult, no? I sympathize sa mga tao na may ganito kasi it will be difficult, no? It will be their secret na, no? Ng pamilya nila. Me talking as a social worker also. And ito rin yung sa intersex categories, no? Meron din tinatawag na pangatlo, yung pseudohermaphrodism. So, 1 in every 1,000 live births na male ito dapat. So, dito naman, okay, yung nasa loob niya, XY gene siya. At yung meron naman siyang testes. But yung external genitals are female or ambiguous. Parang ang hirap by looking at it right now, if you look at the screen, parang ang hirap yata isipin ano ba sila, no? Ano ba ito, babae ba o lalaki? So, ayun yung case ng pseudohermaphrodism na pang lalaki. Pero meron ding ganun sa babae. Okay, so thank you sa mga pictures na actually I got from the internet, no? So, ito ay female. Meron naman siyang XX, no? Tapos, meron naman siyang ovaries, pero yung kanyang genitalia ay with male or ambiguous external genitalia. So, this is how pseudohermaphrodism na pang babae ang makikita. So, mga kaguruan, imagine niyo kung gaano karami ang population ng mga estudyante ninyo. And we are talking about ratio na 1:500. 1:1,000, it means sa ating mga estudyante, maaring may mga ganitong cases and it is really a very private thing at hindi yon nakareflect sa mga birth certificate ng ating mga bata. Siguro, marami rin silang dinadanas, no, na mga dinadanas sa kanilang kalooban. So, sana kung by any chance na may malaman tayong ganito, let us just support the children or the students. Pero you know what? I just attended the Philippine Queer Conference in Philippines, no? Philippine Queer Studies Conference, no? Ito lang yan. It took place on October 26 to 29. But you know what? Kasi ito yung tungkol sa queer community. Talagang may tao na naging speaker at sinasabi niya na siya yung, mukhang siya yung presidente ng Intersex Association sa Pilipinas. So, they are coming out at sila ay nagsasalita na, yes, it's true, may intersex at kami yun. So, we just have to, if you know what, you just have to support, no? And don't bully them. Okay. So, ano yung key learning points natin dito?
to determine sex, one must assay o parang determine, identify the following physical conditions: chromosomes, external genitalia, internal genitalia, gonads, hormonal states, and secondary sex characteristics, according kay Robert J. Stoller. And also, meron ding, di bang, ito ay mention din natin na meron ding high level ng testosterone kapag lalaki at sa babae ay higher estrogen level. Siguro nako tinuturo niyo siguro ito sa mga sa ating mga estudyante, no, na kapag higher testosterone kaya may Adam's apple lang lalaki, no, yung build nila ay malaki, broad shoulders sila dahil yan sa testosterone. Okay, at sa mga babae, example kung paano makikita na mataas ang estrogen levels, sila yung nagkaka-breast, sila yung lumiliit yung bewang at lumalaki yung balakang at nagkaka-menstruation, ito ay dahil sa hormone. So ito rin ay nagko-complete ng ating pagiging babae o lalaki, no, by virtue of our sex. Okay, at sinasabi din, no, females have the XX chromosomes while men have just one X together with a smaller Y. So ito yon, pag babae ka, XX, pag lalaki, XY, pero kanina nakita natin na meron ding mga intersex. At iba-iba yung kanilang chromosomes, hindi XX at hindi ng XY. So not all people have either XX or XY, no? Ito yung tinatawag na nga nating hermaphrodite o pasok sila dun sa intersex categories. At kanina, balikan natin yung ating exercise dun sa chat box kung saan nagsusulat tayo ng ano yung description natin ng lalaki, description ng babae, pero halos pwede mapagpalit ang mga object, ang mga description, adjectives na ginamit natin patungkol sa babae at lalaki. Ang hindi lamang natin pwedeng pagpalitin ay yung biological differences. So among the few biological differences of males and females is the latter's ability to bear a child and breastfeed the child. Okay, so ayun yung ating sex. So gusto ko lamang banggitin ang sex ay hindi siya, it's permanent, hindi siya napapalitan. Baka mamaya madi-discuss din natin, I have a picture of one person na nagpa-sex reassignment surgery, but still, siya ay lalaki, kasi sex is permanent. Pero baka sabihin nyo, bakit po may mga iba na nagpa-sex reassignment surgery, tapos ay napalitan, may ganun din ako nakita sa TV, no? May napalitan din kung ano yung nakalagay sa kanilang passport, no? Yes, it can be done, siguro in some countries, na mapapalitan yung sa legal documents mo kung ikaw ay male or female, pero look, parang ang point, no, tingnan ng ating sarili, tingnan ng ating katawan, si makikita na hindi naman achieve yung pagiging kompletong babae. Kunyari, nagpapa sex reassignment surgery, siya ay lalaki na nagpa-opera, so nawala na yung kanyang penis, pero yun yung sa outer appearance ng kanyang genitalia, pero sa loob, meron pa rin siyang XY, meron pa, nakakapag-produce pa rin siya ng sperm, no? So marami pa, may testosterone pa rin siya, hindi naman yun na-alter ng completely. So sex is permanent. So yun yung sex. Yun yung mahalagang tandaan natin, physical difference ng babae at lalaki. Now, what is gender? So refers to the culturally or socially constructed roles, personality traits, attitudes, behavior, relative power, and influence ascribed to males and females. So ngayon, sa gender, sinasabi na kasi babae ka, ito yung expectations, ito yung responsibilities mo, ito yung dapat na gawin mo, no, attitude mo. At the same time, sa lalaki, ganun din, no? Usually sa gender, sinasabi na pag babae ka, o doon ka lang sa bahay, pag lalaki ka, o sige, you can go out and work. And identifies the social relations between men and women, including power relations. Pero dahil sa gender, merong may nakakalakas na gender, at yun yung sa mga kalalakihan, no, kaysa sa mga kababaihan, at kagaya nga ng nakareflect sa ating objectives, it can result to inequalities. And gender roles are characteristics do not exist in isolation but are defined in relation to one another and through the relationships between men and women, boys and girls. Yung parang sinabi natin na pag ang lalaki ay strong, ang babae ay
ay shy or mahinhin. Parang gano'n, no? May nakakapang, merong nagde-decide, yung lalaki ang nakakapag-decide, yung babae ang hindi nakakapag-decide. So parang, when you speak about gender roles, parang lagi mong mababanggit, anong sitwasyon ng babae, ano at ano rin ang sitwasyon ng lalaki. So this is dynamic and can be changed. If we are looking at the situation na parang, oops, hindi yata pantay ang sitwasyon ng babae at mga kalalakihan, pero do not lose hope kasi dahil ang gender ay dynamic and it's not permanent just like sex, then it can be changed kasi ito lang naman yung natutunan natin sa ating gender socialization no, mula no tayo ay maliit hanggang sa ngayon. And dahil natututunan ang gender, it can be taught or learned. Pwede rin kasi something that you learned can be unlearned. So if we learn something about gender in terms of responsibilities, expectations sa atin, turing sa atin ng society, na-learned natin yan, pwede rin yung alisin sa ating isipan at i-unlearn natin. If that will make us really a more empowered individuals, okay? And gender definitions may be based on stereotypes, preconceived na to, no? Parang given na, no? Pag lumabas, pag pinanganak ka na babae o lalaki, parang ito na yung inaasahan sa ating lahat, okay? Preconceived and oversimplified assumptions and ideas that arbitrarily assign males and females a set of traits and roles based on their sex. Okay, so look at the screen. Ito na yung gender categories, no? Kasi dito, okay, try to think of our brothers and sisters na mga nasa LGBT community, no? Maaring pumasok na sila dito sa gender categories, no? So may lalaki, babae, bakla, tomboy, chick, boy, metrosexual, bakita, iba-iba na, no? O pwede na nating sabihin dyan na lesbian, gay, bisexual, transgender, no? Mahaba pa yung LGBTQIA. At iba-iba pa kasi nag-evolve sila, no? Okay, mga participants on the screen, tingnan nga natin. Sa tingin nyo ba sila ba ay lalaki o babae? So you have your answer. Next. Siya ba? Ayun, kanina may sumagot, lalaki. Yes, thank you for that answer. Okay, ito, siya ba ay lalaki o babae? Babae. Babae, okay. Thank you for that answer. Siya ba ay lalaki o babae? O yung sumasagot kanina, siya ba ay lalaki o babae? Lalaki po. Oh, lalaki when it comes to sex, pero when it comes to gender, siya na ay gay, no? Lalaki ba siya o babae? Hindi na siya makakasakto dun sa categorization. Yung iba na yung category niya, siya na ay gay. Kasi di ba pag lalaki, yes, we acknowledge naman na yung pinanganak siya na lalaki, pero in terms of siguro yung kanyang sexual orientation and gender identity, hindi niya na gusto na siya ay tawagin na lalaki. So siya ay gay. Okay, so example lang natin dito si Nungtum. Actually, si Nungtum ay isang kickboxer sa isang Asian country. Sa Thailand, okay? So, basta alam niya, no, pinanganak siyang lalaki, meron siyang titi, pero alam niya na iba yung nararamdaman niya no, sa sarili niya. So, dahil magaling naman siya mag-kickboxing, so sali siya ng sali at siya ay nananalo. Pero, dumating yung time na kapag nasa ring na siya, siya ay naka-lipstick na, no? So, siguro imagine ninyo, no, merong sport na kickboxing, nandun yung kalaban niya, tapos aakyat siya sa ring ng naka-lipstick. Pero anyway, nananalo siya ng nananalo dahil magaling siya. Ang ginawa niya, ginamit niya yung money para siya mag-sex reassignment surgery at ayun na siya dun sa dulo. So makikita ninyo na ito ay nagbago no, from yung dating sinungtum at ngayon yung bago na. Pero still, kahit siya sinungtum ay nagpa-sex reassignment surgery, siya ay ituturing pa rin na lalaki. No, physical, yung kaninang pinag-usapan natin na parang hindi naman ang pagkalalaki ay yung outer appearance lang ng yung genitalia ang konsiderasyon. Dapat pati yung nasa loob natin. So yes, medicine and science can alter no, yung ating pagkatao, pero not fully kasi ang kaya lang nilang i-operahan usually ay yung nasa labas.
wala namang nagpapa-transplant ng uterus, di ba? So yun, bitin, no? Bitin yung effort to change. Pero dahil yan yung gusto ni Nungtum, so kung sino man ang kakilala niyong ganyan, we just have to respect them. Okay, so meron na rin tayong naririnig na, ito pala yung gusto kong bagitin. When I first started conducting gender sensitivity training in the mid-90s, ang usapan lang namin, tutok na tutok lang kami sa anong sitwasyon ng babae, anong sitwasyon ng kalalakihan. Pero, you know what, society is changing, no? Nag-evolve din ang ating society. At ngayon, right now, makikita ninyo as I discuss yung basic GAD concepts, pinapasok ko na rin yung tungkol sa ating mga kasama na members ng LGBT community. Okay? Kasi ang sinasabi ko sa aking mga GST, kung dati sinasabi ko na ang mga babae, they want acknowledgement, they want to be empowered, no? They want equal protection, they do not want to be discriminated. Ngayon, yung ating LGBT community, sila ay sumisigaw na ganun din. Sila, mas maingay pa sila somehow, no? Kapag in terms sa kailangan nila na mabigyan ng pantay na karapatan, sa lipunan, yun. So it's because society is changing. So sige, siguro ito lang ang gusto kong sabihin. Yung ating mga LGBT community, ang tawag pala sa kanila ay queer community o parte sila ng LGBT community. Pero makikita ninyo, siguro as you browse through Facebook o kung ano man yung inyong nababasa, iba-ibang acronym ang lumalabas. May LGBTQIC, meron din LGBTQIA, meron din iba pa, minsan LGBT+, no, iba-iba. So actually, sana there is so much diversity in the queer community. So sana ayun, para ako, no, when I attended the conference last October, parang naisip ko, sana medyo i-polish nila yung definition, no? Kasi, o kaya parang pati yung paggagawa ng acronym. Kasi, syempre, if you are not part of the acronym, it means ba na you're lesser type of person? Kaya hindi ka parang yung kunyari, kung LGBT plus lang, eh paano ako queer? Ako, nandun lang ba ako sa plus? Parang I want to be that my letter is also in the acronym. O kaya, paano kung intersex ako, tas may LGBT plus lang, hindi ba ako equally important ng LGBT para ilagay yung aking letter, no? Yung umpisa ng aking letter na I intersex doon sa acronym. So I think the queer community or the LGBT community ay kailangan pa nila itong i-polish. But anyway, for now, let us talk about them. So yung lesbian and gay muna tayo. So ang lesbian, ang pinag-uusapan pagdating sa lesbian and gay, actually I expound more of this kapag so GSC yung training, kasi mahaba talaga ring discussion about the LGBT na SOGI rin. Okay, gusto ko rin ding banggitin na lahat ng tao ay merong SOGI, yung sexual orientation, gender identity expression, and sexual characteristics. Pero minsan baka naiisip ng mga tao na ay kapag SOGI pang ano lang yan, pang mga bakla lang yan or LGBT. No, lahat tayo, even me, ako ay merong SOGI. Lahat tayo ay may SOGI, no? Okay, pero sometimes yung lipunan ina-attach lang siya sa LGBT, but actually it's not. Okay. Sige. So ang lesbian and gay, sa lesbian ang usapan ay ano yung nararamdaman nila sa kanilang puso. So yung lesbian ay babae pinanganak pero nagkagusto siya sa babae. So ang usapin doon ay yung puso. Kasi yung lesbian, nagkagusto siya sa babae pero hindi naman niya ine-aim na siya ay maging lalaki. Okay? So it has to do lang kung kanino siya nagkakagusto. Yung gay, the same thing, no? Parang yung gay naman ay nagkakagusto rin siya sa kapwa niya lalaki. Kaya nga yung lesbian at yung gay, ito na yung homosexual relationship. Tapos ano naman yung bisexual? Ang bisexual ay, let's say, ako ay babae, pero ako ay nagkakagusto sa babae at sa lalaki. So, ako ay bisexual. Parang bicycle lang, no? Dalawang bilog, para dalawang gulong, para lang miracle tayo. So, kaya siya bisexual. Wala dito sa screen, pero rin meron ding tinatawag na pansexual. Ang pansexual, pwede siya rin ma-in-love, ma-attract sa
pwede siyang ma-attract sa babae, pwede siyang ma-attract sa lalaki, pwede siyang ma-attract sa bisexual, kaya siya pansexual. Okay? So it has to do with ano yung nasa puso, ano yung kanino ka nagkakagusto, sino nagkakakrasan ka, kanino ka nagkakakrush. Pero sa usapin naman ng transgender, kung ano yung nasa isipan. Kasi sa transgender, kunyari ako example, pinanganak ako babae, pero sa isip ko ako ay lalaki, that's my gender identity, kaya ang tawag sa akin ay transgender. Okay? At dahil ako ay babae na sa isip ko ako ay lalaki, ang tawag sa akin ay transgender man o trans man. Okay? Paano naman kung lalaki na pinanganak, no? Lalaki na pinanganak pero sa isip niya siya ay babae. Medyo madugo konti yung mga yung tungkol sa pag-explain about this to, pero anyway, pag ikaw ay lalaki, lalaki ka pinanganak, no? Pero sa isip mo ikaw ay babae, ang tawag sa iyo ay trans woman or trans woman or transgender woman. Okay? Mamaya may mga example tayo. Tapos, minsan mas makikita nyo yung queer dyan. Okay, yung queer. Actually, during the conference, ang tawag nila sa, parang sinasabi nila na yung queer ay yung umbrella ng community. Kaya ang parang na-raise ko din na question, why do you call the umbrella when in fact hiwalay na siya kasi siya yung umbrella. So ito nga yung gusto ko sabihin na marami pa talagang pagpapolish siguro na gagawin ng ating mga brothers and sisters na or LGBT community na kasama natin sa lipunan para iayos yung kanilang actor name. But anyway, I would like to share with you lang kung ano yung queer. When I was enrolled sa WD227 sa UP Diliman as part of my doctorate, no, nag-enroll talaga ako specifically sa WD227, ang title ay Gender and Sexuality kasi I really want to learn about the LGBT community, no? So doon, may isa akong kaklase na kasi doon tatanungin kami, ano ba kami dyan, no? Yung aming SOGI ay dinideclare namin in the classroom. At iba-iba talaga. So ang queer daw ay ganito. Parang sometimes sa LGBT community, when you say that you are queer, they will not ask you further questions. Okay? Kaya gusto niya queer na siya kasi yung queer daw siya yung ayaw ng label. No, kasi itong aking kaklase na to, dati ayaw niya na sabihin na lesbian siya kasi pag lesbian, pag naglipstick ka parang tatanungin, "Oh, lesbian ka, ba't ka nagli-lipstick?" 'Di ba? May ganung pa rin konsepto. Pero pag sinabi mo na queer, when you talk about LGBT, when you say it, nobody will ask you further questions. It's period na. Okay, and of course, yung intersex na pag-usapan na natin yan kanina, pinakita ko na sa inyo. Tapos meron ding tinatawag na cisgender. Actually, yung cisgender, it has to do with parang may ganito, it has to do with being straight. Pero medyo hindi yata politically correct na sabihin natin na kapag ako ay heterosexual, babae akong pinanganak, babae akong kumilos, ay straight ako. Kasi paano yung hindi heterosexual na babae o lalaki? Ibig ba sabihin hindi sila straight? So parang there is something in the word straight. Kaya instead of saying straight, you can say that you are cisgender. O ako, if I am being asked, medyo hindi ko nga nagagamit yung cisgender, but I will say that I am hetero. Okay? So that is, this is about the LGBTQIC at marami pa yung iba. Meron pa nga dyan pala, di ba? May bisexual, may pansexual. I want to add pa. Sometimes nga yung acronym, it's LGBTQIA. Minsan may A pa sa dulo kasi yung A naman ay asexual. No? So maraming categories talaga. No? So ang asexual naman ay parang, I was surprised to know na parang may mga tao pala na asexual at sila yung mga tao na wala silang sexual attraction sa ibang tao. No? So may mga ganun palang tao. But okay, pero base sa literature, if you will read about asexuality, sasabihin noon na yes, ang mga asexual ay they don't want to express yung kanilang sexuality sa ibang tao, pero hindi naman ibig sabihin na hindi nila gusto ang sexual gratification. Gusto nila, ayaw lang nila na meron silang kasama. So I would like
well, gusto kong sabihin na yung mga asexual, nagsasatisfy din sila ng kanilang sexual desire, and that is through masturbation. Okay? Move on tayo. Okay. So, yung pinag-usapan natin about gender, no? Kasi pupunta na tayo sa sex role and gender role. It has to do with, gender has to do with role expectations, gender identity and expression. And of course, maraming institutions sa society na nagpo-proliferate kung ano yung tingin natin sa gender. Siyempre, unang-una, nagsisimula tayo inside the family, no? Kung anong nakita natin na ginagawa sa loob ng bahay in terms of ni nanay at tatay, paano retrato ni tatay si nanay inside the home, yun yung part ng ating gender socialization. And syempre, lalo na kayong mga kaguruan, ano, although this is higher education, no, pero yung mga, lalo na yung sa mga formative years ng bata na 1 to 6 years old, mahalaga yun na kung anong nakikita inside the family, ay yun yung natututunan nila, no? Kaya lang, ang worry doon, paano kung nakikita nila sa family na nagbubugbugan si nanay at tatay, baka isipin nila na tama yun, no? Kaya si Totoy, paglaki ay nabubugbog din. Si Nene, pag binugbog siya, okay lang kasi si nanay ay binubugbog. So, mahalagang, if you actually want to change, if you think right now na baka mayroong something to be changed sa family para lahat ay ma-empower at ma-develop ng sabay-sabay, then you start sa inyong sarili at sa inyong pamilya. And of course, malaki ang katungkulan ng school kasi kung ano yung turo din sa school, no? Kung ano yung nasa textbook. Kasi minsan, but of course, I believe na yung DepEd and CHED ay nasa talagang pinopromote na ang GAD. Kaya sana kung merong mga hindi gender-sensitive language na nasa textbook ay baguhin na natin, no? At of course, yung church, no? Crucial yung sinabi ng church na parang magpasakop ka sa iyong asawa. So, tayo mga Pilipino na tayo, most of us ay religious, no? Ay talagang we will practice this na we will practice that na magpasakop sa ating asawa. Pero sana, it's okay magpasakop basta yung asawa, for me, kung yung asawa ay tinuturing kang tao, nirerespeto ang yung karapatang pantao at tinuturing ka bilang, you know, you're created also in the image and likeness of God, no? And of course, the state kasi may mga policies, no, rules na ginagawa ang pamahalaan. And of course, then yung mass media, you know what? Kung ano naman ang pinapakita sa TV o kaya sa pati sa mga radio, no? Kung ano yung nababasa nating story, lahat naman yan ay hango lang sa tunay na buhay, no? Kaya nga, nire-reinforce kung sa totoo sa bahay natin, si nanay ay binubugbog. Pag nanood ka ng TV, makikita, makakapanood ka pa rin doon ng bugbugan kasi yun din yung nasa totoong buhay, yun din yung kinukuha ng mga stories, no, ng mga pelikula. Although meron minsan naman ay mga fantasy. Pero kung totoong buhay ang konteksto ay kung anong nakikita natin sa tahanan, yun din ang napipick up ng media. But it reinforces kung negative yung pagtingin sa kababaihan. So, key learning points natin when it comes to gender, it is socially constructed. Natutunan lamang natin to habang tayo ay lumalaki. So, socially constructed roles and relationships, personality traits, attitudes, behavior, values, relative power. So, merong gender power tuloy because of this, no? Okay. And also, yung expectations, no, held about the characteristics, aptitudes, and likely behavior of both women and men. So, makikita dito yung pagiging feminine or masculine. Pag merong loud na babae, parang isip natin, ano ba yan? Babae ba yan? Eh, masyadong loud. O kaya pag may aggressive, pag meron namang lalaki na medyo mahinhin, no, effeminate, isip natin, lalaki ba to? Kasi may prescribe na gawi sa atin, gawing expectation roles ang lipunan sa atin. Kaya pag medyo nag-deviate ka doon, parang, oops, merong tataas ang kilay, okay? And social relations, including power relations between women and men. Sa gender, lumabas tuloy yung ang babae, ang mahina, ang lalaki, ang malakas, kaya dapat magpapasakop talaga ang babae. So, merong nangyayaring oppression, discrimination sa kababaihan because of this.
Okay. Pero ang mahalaga, gender definitions are learned, fluid, and diverse. They are not permanent. So right now, if you think of the role you are performing as woman, no, in your family, kung something should be changed, kasi baka ikaw na lang gumagawa lahat ng gawaing bahay, parang may hope pa, kasi gender naman is not permanent, no? It's fluid. At siguro, sa usapin ng gender, especially sa gender and development, I would like to encourage you na sana ang mga lalaki ay huwag nating ituring doon nakaaway. Kasi sa, kaya nga gender and development, sa gender, hindi lang yan women ang nakalagay doon, kahit sino ay kasama sa gender. Kasi kung hindi tayo tutulungan ng ating mga kasama sa bahay, paano tayo ma-free up yung time natin sa gawaing bahay kung wala tayong tutulong? So, ang gender ang pinupush naman ito ay huwag mo namang maging kaaway ang iyong asawa o yung mga lalaki sa iyong paligid. No, dapat ka ay maging magkaibigan kasi sa pakikipagkaibigan na yan ay magkakaroon ng pagtutulungan. Okay? And gender can be transformed towards equality and women's empowerment. So, kung ito yung pag-asa dito, kasi nga, natututunan lang yun, no? So, pwede mong baguhin kung ano yung natutunan mo and you can change that for the better, for the empowerment of everyone. And gender definitions may be based on stereotypes. Sometimes when I talk about gender sensitivity training na kinakanda ko, minsan may mga lalaki sa audience, sa participants na sasabihin, bakit na lang puro lalaki-lalaki naman ang parang may sala, no? Pero I want to explain that yes, ganun ang nangyayari in the training. Kasi ano ba yung mga reports na nakakarating sa DSWD o sa pulisya? Lagi na lang yun ay pang-aabuso ng kababaihan at pang-aabuso ng mga bata. Pero hindi natin isinasantabi na yes, meron din namang mga lalaki na naaabuso, pero meron lang nga silang parang may hindrance sa kanila, may deterrent for them to report. Why? Kasi we live in a society na ang sinasabi ay ang lalaki ay malakas, ang lalaki ang namumuno. Kaya kunyari lang na merong na-rape na lalaki, and it that can happen na kahit lalaki ay pwede ma-rape, no? So, usually ang nare-rape ng mga lalaki ay mga bata, no? At nare-rape sila ng those belonging in the LGBT community, no? If I may share this, based on statistics naman yan and report. Pero kapag may lalaki na na-rape, tapos pumunta sa pulisya, ano sasabihin? Kapag hindi pa na gender sensitivity training, naka-attend yung mga police doon at hindi pa nila alam yung about GAD, about GAD, para nilang gagawing point of ridicule yung nagsumbo. Kasi parang ano ba? Sino ang na-rape? Ako po. Kasi ako, ikaw yung lalaki, tatawanan ka pa. See? So kasi we live in a society na prescribe kung sino ang lalaki at babae, no? So yun din, no? Medyo unfair din yun sa mga kalalakihan. So yun nga, balik ako. Kaya usually, ang nababanggit natin dito ay puro na lang ang culprit, ang perpetrator ng hindi pagkapantay-pantay ay mga lalaki. Pero again, gusto kong sabihin na yung mga kalalakihan ay also produkto ng kanilang nakaraan. So kung ano yung nakita nila sa loob ng bahay and how they were socialized and even treated inside the family. Kasi pwede rin babaeng batang lalaki na siya ay na-violate din yung kanyang karapatan at naabuso siya nung maliit siya. So, lahat po tayo ay produkto ng ating karanasan. So, siguro kung gusto natin isulong ang gender and development ay magtulungan tayong lahat. Okay, so dahil na-mention naman natin yung tungkol sa ating LGBT community, I would like to share with you, manonood po tayo ng video, parang 4 minutes to 4 minutes, o nako, baka 6 minutes, pero mahalaga po ito para mas maunawaan natin yung tungkol sa ating mga LGBT na kapatid sa lipunan. So let me end my slide first, tapos papakita ko sa inyo. Okay, medyo nahihirapan ako ngayon mag... Eto, I will try to end my slide. Sorry ha, medyo hindi ako marunong magbukas. Meron bang tutulong sa akin? How can I... Okay, I stop share muna pala to. Okay, stop share. Ayan. Now I will start to share naman yung isang... Okay, where is that? Here. Okay, so mga participants, no, manood tayo ng video at para mas maunawaan natin tungkol sa LGBT.
Okay. Wait, I think I need to click something. Okay. Share computer sound. So, panoorin natin to together. Okay. Welcome sa inyo lahat! Ako si JV, ang biriterang Becky, na sasagot sa inyong mga katanungan tungkol sa LGBT. Galing kay Titin V. Hi JV, ang anak ko kasi mahilig maglaro ng manika at pambabaing laruan. Bakla ba siya? Ay oo, pag naglalaro siya ng manika, magiging bakla siya. Pag naglalaro siya ng baril-barilan, magiging mamamatay tao siya. Pag naglalaro siya ng pating-patingan, kakainin ka niya. Rar! Siya naman mga ating, hindi porket lalaki siya, hindi na siya pwede maglaro ng mga pambabaing laruan. Ang dami nating kasabihan sa pagiging bakla. Ang maglaro ng manika, bakla. Ang umiyak, bakla. Ang malambot maglakad, bakla. Ang mahilig sa jackstone, bakla. Ang dami kayong bakla na ayaw sa manika. Mga bruskong bakla na kabog sa Chinese garter. Ang mag-stereotype ay very wrong. Mga mudang at prudang, huwag nating problemahin kung anong nilalaro nilang laruan. Ang problemahin po natin ay yung values at ugali nilang natututunan mula po sa inyo at mga tinuturo nyo. At saka ano naman kung ang batang lalaki ay lumalaking Becky at ang batang babae naman ay lumalaking Tibong. Gaya nga ng sabi ng best friend ko, do not judge the book by its bookstore. Thank you! Ang second question naman ay galing kay Jonisha at Jonisha. Hi JV, my childhood friend came home from the States wearing this at the airport. Bakit ba may mga lalaki mahilig magdamit at mag-ayos pang babae? Hashtag OOTD. May mga tao na ipinanganak na lalaki pero tingin nila sarili nila ay babae. May mga taong pinanganak na babae pero tingin nila sarili nila ay lalaki. Yan ang tinatawag na transgender. Transgender men kapag female to male. Transgender woman kapag male to female. Yan ang halimbawa ng gender identity. Carrie, ako nga naman magpagsip. Hashtag no makeup. Hashtag no filter. Hashtag no label. Question number 3, mula kay Anthony Tablea. Hi JV, ang pagiging LGBT ba ay pinipili? Isa lang ba itong face? Ay, true! Face lang talaga ito. Parang trending lang sa Twitter. Pag gusto mo maging lesbian, i-push natin yan. Gusto mo maging straight, push mo yan hanggang sa mag-trend. Di ba, Bimbi? Ang pagiging LGBT ay hindi choice. Maraming nag-aral dito. Eto, genetic ba siya o environment? Pero sa totoo lang, ako, pagising ko, eto na ako, hindi ko na pinag-isipan. Alam ko na agad kung kanino ako nagkaka-crush, kung sinong bet ko, at kung ano ang gusto ko. Ang choice mo lang ay kung paano mo tatanggapin ang sarili mo ng buong buo. Irirespeto mo ba ang kapwa mo tao o ikaw ay mamumuhay ng punong-puno ng nega? Ang question 4 natin ay galing kay Uncle Soto! Hi JB, isang sakit ba ang pagiging LGBT? Nakakahawa ba ito? Pwede ba itong gamutin o baguhin? Ay opo, sakit po siya. Pwede po kayong uminom ng lagundi para mawala siya. O kaya tapalan niyo po ng salon pass. Chert lang. Ayon po sa mga dalubhasa, hindi po sakit ang pagiging LGBT. Sabi po ng Psychological Association of the Philippines o PAP, it is not a disease or disorder. Ganyan na din po ang sabi ng American Psychological Association, ng British Psychological Society, Hong Kong Psychological Society. Dahil hindi ito sakit, hindi rin ito tulad ng bulutong. Mas nakakahaw pang naging nega. At lalo nang hindi ito magagamot o mababago sa pamamagitan ng dasal o Bible study. Lord! 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 God is of beauty! God is of love! Hindi na ako bakla. Hindi na ako bakla. Bakla! Thank you.
normal ang pagiging bakla o lesbiana. Kasi iba-iba naman ang ating sexual orientation. Kung natitipuan mo ay ang opposite sex, iyan ang tinatawag na heterosexuality. Pagkapwa lalaki o kapwa babae, iyan ang tinatawag na homosexuality. Kapag pareho, ang swerte mo naman, chika lang. Ang tawag doon ay bisexuality. And the last but not the least question is from our last candidate, Miriam Campbell! Hi, JV! Okay lang maging bakla ang anak ko. Pero pwedeng hindi na lang siya mag-jowa. Ay, pwedeng-pwede po. Itrato nyo na lang po kaming halaman. Photosynthesis ng kailangan, dilig-dilig ng konti, tapos paaraw ng konti, fertilizer, pataba, keri na. Ako nga po gusto magpakasasakang kong eh. Ang pakikipagrelasyon ay isang karapatan ng isang tao. Walang pwedeng dumikta sa pusong nagmamahal. Lalo na ang mahal mo si Coco Martin kung nasa tamang edad ka at pag-iisip na. Go na lang, go! Push! Thank you for those wonderful questions. Again, my name is JV na nag-iiwan sa inyo ng isang katagang Life is too short para maging tsaka. Babush! Okay, salamat. Tatanggalin ko na to. Okay. Sige. So, babalik ako sa ating screen. Balikan natin. So, sige nga, mag-reflect nga tayo kung ano yung napanood ninyo. Ano ang masasabi kaya ninyo doon? No? Sige, reflect lang tayo. Share again. Okay. So actually, ang sinasabi lang doon, normal ang pagiging bakla. So siguro kapag sa usapin kasi ng gender ay dapat ay pagganahin natin yung ating human rights, no, yung ating pagbabalyo ng human rights ng bawat tao. Kasi yun naman ang yun lang ang hinihiling nila, for them to be recognized and for them to be respected. Sige. So patuloy na tayo sa ating discussion. I hope na sana ay may natututunan po kayo habang tayo ay nagde-discuss, ano? Pati yung hello sa nasa Zoom din at saka syempre yung nandun sa nakita ko meron yata tayo sa Facebook. Okay, so just a reiteration. So men and women differ from each other physically and socially. So sex refers to the biologically determined differences. No, pagkapanganak natin, ayun na yun, tayo ba ay babae o tayo ba ay lalaki. And this is something permanent. And the gender naman refers to the social differences between men and women. Ang tawag din dito minsan ay gender construct. Ito yung natutunan natin habang tayo ay pinapalaki, paano tayo sinocialize, okay? Sa tahanan hanggang sa makalabas tayo ng tahanan, to the school, to church, no? Siguro gusto ko lang pakita ito sa inyo na ang sex ay permanente, ang gender ay hindi. Bibigay lang ako ng isang example para ma-visualize natin. Kunyari sa gender, si tatay na nagtatrabaho sa abroad na construction worker, tapos siya ngayon ay nasa Pilipinas dahil nagbabakasyon, no? Di ba? May break sila. So ano yung nangyayari doon pag si tatay ay nandito sa Pilipinas? Dahil nandito si nanay, accessible si nanay, sa bahay ay relax lang si tatay. Si nanay ang taga-gawa ng gawaing bahay at taga-alaga ng anak, no? Pero isipin niyo, pag si tatay ay pumunta na sa abroad, doon na siya sa Saudi kunyari, wala si nanay, hindi niya lang makasama si nanay pag mag-work siya doon, bakit si tatay natututo magluto mag-isa? Kasi magugutuman siya. Bakit si tatay natututo maglaba ng damit niya? Kasi kung hindi niya yung gagawin, mamamahu siya. Bakit si tatay natututo maglinis ng quarters niya? Kasi pag hindi niya yung gagawin, siya ay magkaka-ipis, no, or daga sa kanyang quarters. So ano ibig sabihin? Pwede namang gawin kung gugustuhin natin gawin yung mga bagay. Kasi parang hindi naman nakaporkit babae, ay babae na lang lahat ang gagawa. Lahat po tayo ay may kakayahan na gumawa ng gawaing bahay at including yung pag-aalaga ng ating mga anak. Si tatay sa Pilipinas hindi gumagawa. Pero pag nasa abroad na nagwo-work, na kaya niya naman palang maghugas ng pinggan, maglaba, mamalansya.
Yun. So, gender po ay pwede baguhin at it changes. Gusto ko lamang ipakita dito na ito lamang yung pagkakaiba ng babae at lalaki pagdating sa sex. Sa sex, tayo ay nagiging female o tayo ay nagiging male. At yun lang, yung mga parte ng katawan ang nandyan at mga hormones. That is the difference. Pero sa gender, it has to do, ang sex ay being female and male, sa gender ay being feminine and masculine. So it has to do with expectations sa atin, okay? Associated with the two sexes. At ito ay learned behavior, so pwede rin natin itong i-unlearn. Okay, so just a photo. So sabi niya dito, oh, relax silly, that's not my husband, that's me before the operation. See, yung physical ay pwedeng ma-alter, mabago, but still, I would like to say, sex is permanent. Ito namang, siya ay isang example ng trans woman, ano? Tapos pala ang sinasabi sa society, when a person declares na siya ay trans woman, siya ay kailangan nating irespeto, no? Irespeto, tapos pati nga yung pagtawag kung ma'am or sir ay kung ano yung kung ano yung sasabihin niya, i-reveal niya sa atin na yun yung gusto niyang tawag sa kanila, yun out of respect, out of the recognition ng human rights, we have to do that and address the person kung paano niya gusto siya i-address. So ito, tingnan niyo yung person, no? Parang football player, very tough game, pero siya ay gay, no? So ibig lang din sabihin na yung pagiging football player ay hindi lamang pang lalaki ito. So, walang stereotype. O, ayan, baka kilalang kilala nyo yan. Ano? Siya si, ako nakalimutan ko. Si Pempenko, no? Charisse Pempenko, na babae siya. Tapos, pagdating sa kabila, nakita nyo, wala na siyang breast. Mukhang nagpa-opera na rin siya ng breast, no? Nagpatanggal na siya ng breast. Siya na ay si Jake Cyrus. So, talagang, ang tawag kay Jake Cyrus ay trans woman, trans man. Pero FYI, di ba ang sabi natin, yung pagiging trans woman or trans man ay nasa isipan, di ba? Nasa isipan now. Si sa itsura ni Charisse Pempenko, na born na babae, pero kung iniisip ni Charisse habang ganyan ang itsura niya na mukha naman siyang feminine, no? Pero iniisip niya na siya ay lalaki, kahit ganyan pa lang ang itsura niya, ganyan pa rin na yung dati niyang itsura, siya rin ay pwede tawagin na trans man. No, kasi hindi kailangan ikaw ay magpa-opera para matawag ka na trans man. Basta kasi ang usapan lang dito, ano ba yung iniisip mo kung ano ka? Okay? So it does, kapag may pera ka, then you can pursue, then you can undergo operation. Pero kung wala, hindi naman yung requirement. Okay, si Aizen Siguera, there was a time that I was a consultant of the National Youth Commission at siya yung chairperson. Talagang when I was presenting to him ang sabi ko ha, him. When I was presenting to him, talagang tawag ko lang ay chairperson kasi parang to play safe kasi we know naman kung hetero yung kausap natin. Pero pag hetero, pag hindi siya hetero, to be safe for us, ay tawagin mo na lang siya sa title niya, kunyari teacher o kaya chairperson. So that's what I did kasi in National Youth Commission when Isa was there, ang tawag sa kanya ay chair, ay sir. Hindi siya nagpapatawag ng ma'am, ang tawag sa kanya doon ay sir. So kung yun ang sinasabi ng person na gusto niya magpatawag ng sir, so lahat ng staff ay ang tawag sa kanya ay sir. Kasi si Isa rin is an example of trans man. Pero siya hindi siya nagpa-opera. Okay. So, tapos na tayo dun sa what is sex. Naku, ang dami pa pala. Tinitingnan ko yung time, no? Okay, we need to rush. Okay. Kasi actually, marami talagang yung pagdi-discuss ng basic God concepts, medyo mahaba talaga na time, pero we will try na habulin pa natin yung iba nating nakalagay sa PowerPoint. Pero okay, what is sexuality naman? So actually itong what is sexuality, I just injected this in the presentation, no? Parang kakaiba yung ating GST kasi meron pang pag-uusap tungkol sa sexuality kasi para makompleto yung ating pangunawa tungkol sa sex and gender na ito. So may sex, may gender, pero meron pang sexuality. Pero siguro gusto ko lang sabihin, right now mga participants, think of a
situation kung saan yung iba during sa face-to-face training, sabi ko sa participants, i-close nila yung mata nila eh. Kasi sasabihin ko, isipin, mag-isip ng mga bagay na ginawa mo on your own o may kasama ka na parang hindi mo readily pwede i-share sa kakilala mo, kahit sa BFF mo, kahit sa magulang mo, no? Mag-isip ng mga bagay na hindi, na parang ito yung secret mo. Mag-isip ng mga bagay na hindi mo kaya readily ibahagi o i-share sa iba o i-chika sa iyong kaibigan. Kasi baka ikaw ma-judge kapag shinare mo, baka sabihin na parang ang laswa mo, hindi tama yung ginagawa mo, grabe ka, bakit mo yung ginagawa, okay? And usually, itong mga ginagawa na ito ay related to sa sino ang nagustuhan mo, ano yung ginawa mo in private to satisfy your sexual desire, no? Ito yung mga secret natin. So, whatever that is, kung ano yung naisip ninyo na ginagawa nyo on your own, na parang ito yung secret nyo, hindi nyo may i-reveal sa iba, ang tawag dyan ay, yan ang inyong sexuality. Okay? So, open your eyes in case na nagsarado kayo ng mata. So, ang sexuality, it encompasses sex, gender identities and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure, intimacy, and reproduction. Experience and express in thoughts, fantasies, desires, beliefs, attitudes, values, behaviors, practices, roles, and relationships. So, siguro, kung hahanap tayo ng salita na Tagalog para mas malapit sa ating puso kung ano yung sexuality, I would like to say na ang sexuality ang ating buong pagkatao. Lahat ng tungkol sa atin, it's our sexuality. Okay? And next ay, so kung nag-usap about sex and gender, ngayon naman ay merong sex role and gender role. So ang sex role refer to an occupation or biological function for which a necessary qualification is to belong to one particular sex category. Okay, kanina, di ba kaya nga ang mother, katulad ng exercise natin kanina sa chat, no? Kaya nga mother kasi may kakayahang panganak. So dahil yun sa ang babae ay merong matris. Kaya dahil may matris ka, tanggap naman na pwede mag-sex role na ang panganganak, pagbubuntis at panganganak ay sa atin. Dahil tayo in our body ay may faculty, facility na magpwede paglagyan ng bata. Ano, meron tayong matris. So okay lang na gawin natin yung sex role na yun. Pero ito yung sex role. Pero ano naman yung gender role? Pero pala meron pa ditong, ayan, picture lang ng pagiging nanay, panganganak, at bukod dyan, meron pang pagpapadede. Kasi tayo lang, tayo naman yung may malaking dede na kung saan pwede magkaroon ng milk, ano? Although sabi daw, yung mamari, meron din daw mamari glands ang mga lalaki, hindi lang siya active ba o hindi lang nagkaka-milk. Okay, that is sex role. Pero ano yung gender role? Ito naman classified by sex again. Diba sa sex role, okay, babae ka, may matris ka, mga anak ka, magbuntis at mga anak ka, okay yun. Pero dito sa gender role, ang sinasabi, dahil babae ka, pero dito ang classification ay social na it has to, di ba, pag mga gender, it has to do with expectations and roles. Dito ang sinasabi na dahil babae ka, ikaw naman yung nagbuntis at mga anak, ikaw na rin ang mag-alaga ng yung anak, child rearing. Pero ito yung no-no. Why? Kasi sa pag-aalaga ng anak, hindi na kailangan ng matris para ikaw ay maging isang mabuting mag-alaga ng anak o matuto ka mag-nurture ng bata, no? So, pagdating sa gender role, ang sinasabi ng mga kababaihan, ako na ang nagbuntis at ng anak, huwag mo na ako pag-alagaan ng bata on my own lang na wala akong katuwang. Kasi, again, I want to impress on you, participants, mga kaguruan, no? Na hindi naman kailangan ang matris para ikaw mag-child rearing. So, ang ibig sabihin, pwede na itong shared parenting. So ito yung inaangalan ng mga kababaihan, if I may say it bluntly, no, na parang ikaw na nagbuntis, ikaw pa ng anak, ikaw pa ang mag-aalaga ng anak. Eh ano lang ang role ni tatay? Mambuntis. Pero ano na yung pag-aalaga pag lumabas na yung bata, di ba? So think about that. Okay, so yung gender role, dinedelegate niya ang kababaihan sa reproductive work, which is assigned to the home, which is considered private. They involve activities and tasks that are related to the sustenance of the family, whether physical, social, emotional, or spiritual. So ang babae ay na, parang, if I may say it,
especially for the housewives, no, nakukulong sila sa four corners of the house, no. Pero I'm not saying na parang hindi maganda mag-reproductive work. Me, I'm also a mother and I am happy to do housework, no, or mag-alaga ng anak. Pero kung yung pag-aalaga ng anak at housework ay makaka-prevent para sa akin na maka-develop pa yung aking sarili, no, ma-achieve ko pa yung dapat ma-achieve, yun yung dapat natin isipin. Na kung deterrent na to sa full development ng kababaihan. At yung lalaki naman, yung lalaki meron ding role inside the tahanan pero mostly ay nasa public sphere siya. Siya yung humaharap sa labas at siya yung naghahanap buhay as the breadwinner. And this productive work is any activity that leads to the creation, provision of goods and services that have monetary or exchange value. Pero kasi, kasi dito sa gender, nagkaroon na ng parang gender divide o gender division of labor. Na kumbaga, define ano yung pangloob ng tahanan na reproductive role at ano yung panglabas ng tahanan na productive work. At makikita natin na si nanay, mas maraming kababaihan naman up to now ang nasa loob lang ng tahanan. No? Pero bakit kaya yung unfair? Kasi we live in a society na ang tinitingnan ay yung labor na may bayad at meron kang sweldo na iuuwi sa iyong pamilya. Pero paano ang sitwasyon ni nanay? Siya na nga yung unang nagigising sa umaga at huling natutulog sa gabi, no? Super pagod, multitasking, no? Habang nagpapaikot sa washing machine, nagluluto, etc., no? Habang ano ba, habang naglalabas, sinasaway yung anak. O kaya ngayon, habang nagpapahinga na, nagtuturo sa modular ng mga bata, si nanay yung pagod, and yet, hindi na re-recognize yung value ng kanyang gawain inside the home kasi this is unpaid labor. Pero si tatay na lumalabas ng tahanan at siya yung kumikita ng pera, pag-uwi niya sa tahanan, siya yung nagdedesisyon. Kaya pag meron yung field work, field trip, yung mga anak, no, magpapaalam kina nanay, tapos may bayad na 500. Nay, sama po ako sa field work. Anong sasabihin ni nanay? Huwag ka sa akin magpaalam. Magpaalam ka sa tatay mo kasi siya yung may pera. So, in the family, yes, parang money talks, no? Kapag may pera, ikaw yung nagdedesisyon, ikaw yung may bosses inside the family. At yun yung unfair kasi most of the nanay ay wala silang paid work that can make them decide in the family, in the home. Okay? So, lagi lang yung gender roles ay may two aspects, no? Within the social structure indicating where women and men belong or expected to belong. Merong it imposes rules of behavior, paano ka mag-act, no? And relationship between women's and men's role. Na parang lagi na lang na yung si nanay ang supportive lang siya. Supportive lang ang role niya kasi si tata yung leader, siya yung nagdadala ng pamilya. Because ayun yung prescribed ng society na role ni tatay. Pero balikan ko lang yung kaninang productive ano no na yung pera na pagdadala ng pera sa bahay kasi ito yung inequality doon kasi as a social worker I have handled cases na kung saan ini-incest na ni tatay yung anak o kaya si nanay bugbog sarado na hindi sila makaalis ng bahay kasi si nanay takot. Paano niya papag-aralin yung anak niya? Saan sila titira? Anong kakainin nila sa araw-araw? Why? Kasi wala siyang work, wala siyang pera. So maraming mga nanay ang nagtitiis sa abusive relationship kasi they are economically dependent on the abuser. Okay? So anong gender roles? Pero pwede baguhin ang gender roles. Gender roles are not inborn, learned in the early stages of childhood, created by social institutions. Dahil hindi ito God-given, they are changeable. So kaya nga fluid, diverse yung gender. Okay, pero look at this. So pwede naman mag-alaga din ng anak ang mga lalaki. Tapos ayan, no, bakit sa lipunang Pilipino kapag yung asawang lalaki ay tumutulong sa gawaing bahay, ang na-judge na siya ng society as takusa o kaya undress desire. Parang gusto ko lang sabihin, mga BI naman itong mga nasa ating kapaligiran, kasi gusto kong sabihin na parang hindi ba pwede na ginagawa ito ni tatay, yung shared parenting and pati shared housework, kasi mahal niya ang asawa niya? Hindi ba pwede na ang reason for this ay pagmamahal at hindi takot, kaya siya tatawagin na undress desire? So sana ganun lang, no?
i-appreciate natin. Kasi ako, for me, mapalad ang mga babae na mayroong mga asawa o mga kasama sa bahay na lalaki na tumutulong sa gawaing bahay. Because it will make, kapag nagawa yung gawaing bahay, let's say paghugas ng pinggan si nanay, it means additional time for nanay to rest. Okay? So, dapat nga ay magkatuwang kayong dalawa. And I hope more men will help in the housework. Okay, so lahat naman tayo ay na-shape ng ating kultura. Kaya nga kung kanina nagtanong ako ano yung perception nyo ng babae at lalaki, yung lumabas doon, that's because of the culture na pinagdaanan nyo at nadanasan nyo. Pero there is hope kasi people also shape culture tayo. And I would like to share na nabago ko yung aking pamilya because of this. Yes, there is culture na dapat ay puro babae ang gagawa sa gawaing bahay. Pero dahil I am also a GAD advocate, naturuan ko yung aking asawa na lumaki sa isang napaka-patriarchal kung saan there is rule of men in the family nila, na yung daddy niya ay hindi naghuhugas ng pinggan, walang gawaing bahay, pagkakain ay andyan na, naka-ready na. Pag maliligo ay mainit na tubig, ready, and the tuwalya ready na, no? Pero nung kami ay makapag-asawa, pero 30 years na kami, no? Parang it's a process, no? Hindi naman yung kaagad-agad mababago, pero natuto siya magawa ng gawaing bahay. So ang hope ko ay, ang parang encouragement ko sa inyo, it can be done. Parang hindi naman siya in a snap, it will be a long process, no? Parang challenge talaga, pero if you feel that you want to change what is going on in your home in terms of shared parenting and shared housework, you can do it. Kasi po ang learning natin sa ating GSD, kayo lang po ang unang-unang makakapag-apply. Okay? So, kapag yung aking anak ay nag-asawa, sure ako na hindi siya mababalagong or matatalo, lagi matatali sa gawaing bahay dahil alam niya na it can be done. Pwede rin tumulong ang mga lalaki sa gawaing bahay. Okay, pero ang mga men, kapag hindi naman sila nag-aalaga ng anak o tumutulong sa gawaing bahay, meron ding nawawala sa kanila yung nadideny sila ng access to nurturing, emotive, and other-oriented world of domestic life. Pero sa kababaihan, nawawala sa kanila yung achievement kasi ang society nakatingin ang achievement outside of the home, eh, di ba? Tapos independence and power. So if you will look closely pala, pareho lang pala silang may nababawas sa kanila, no? Parang kala natin, para at one glance lang ay puro na lang kababaihan, ganito sila, ito sitwasyon nila, pero may nadideny din pala sa kalalakihan. At yun yung other-oriented world of domestic life, na they can be so nurturing and so loving. Okay, ano pang nakaka-apekto sa gender roles? I came from the SWD Central Office at yung mga director doon na nag-retire na kasi syempre lampas na sila ng retirable age na sila. Alam nyo ba, ang focus nila ngayon, sabi nila sa Facebook, ay sila ay mag-apostolate kasi nag-aalaga na sila ng mga apo. Anong ibig ko lang sabihin? Kala natin, kunyari ako, nanay ako ngayon, natapos ko nang palakihin yung anak ko, she's now 29 years old, baka pag nag-asawa siya at nagkaanak siya, mag-aalaga din ako ng apo. Anong gusto kong pakita? Wow, yung gender role na ginagampanan ng mga kababaihan, ay never, parang non-stop, hanggang may bata na aalagan, baka hanggang apo sa tuhod, no? Mag-alaga tayo. So, ito yung nakaka-apekto na factor sa gender roles. At the same time, yung mga, sa tingin ba natin ay nakakakawala ang mga mayayaman sa gawaing bahay? Possibly, yes, kasi meron silang resources to pay yung pag mayaman nga, may yaya, may tagaluto, may tagalaba, no? Kung lima anak, lima ang yaya, no? They have the resources to pay. Pero paano to? Paano pag uwi si Miss, baka sinanay na nagpe-pay ng mga katulong ay siya yung kasambahay, siya yung nag-work din, no? Baka career woman siya. Pero paano kung dumating si tatay at wala rin pagkain sa bahay o nagkataon makalat yung bahay, hindi naman si tatay magre-reprimand sa mga katulong, eh. Baka kakausapin niya si nanay na parang sasabihin niya na parang pag hindi mo na i-maintain yung order sa bahay in terms of cleanliness and taking care of the children, huwag ka na pumasok. Mag-stay ka na lang sa bahay. See? Ibig sabihin, still, si nanay, ang major na preoccupation niya sana o isipin ay yun ding mga gawaing bahay. Parang superficial lang yung meron siyang mga kasama sa bahay.
At ang sinasabi rin natin dito na yung color daw ng ating skin, parang pag mas maputi yung kulay ng skin mo, yung race, mas okay ang sitwasyon mo bilang babae kumpara sa dark skin, no? Kasi sa abroad, no, kahit na ikaw ay, kasi wala din silang katulong doon, no? Kaya talagang ang mga mag-aasawa couple, nagtutulungan sila inside the home. I have seen mga vice president ng malalaking organization, they go home ng 5 o'clock kasi sila ang duty nila ay to cook. So kahit na anong taas ng position sa labas sa organization, pag uwi sa bahay, kailangan pa rin magluto na dinner. At yung ethnicity, look at the child yun, yung merong hawak na bata, feeling ko kung i-assess ko yung bata na yan, baka siya ay baka mga 14 years old pa lang yan, no? 15, no? And ethnicity is one of the factors that affect gender roles. Ano ibig kong sabihin? Kasi baka sa mga ating IP groups, kahit na bata pa, pwede sila mag-asawa, kaya magkakaanak. Pero ang gusto kong sabihin, lalo na yung mga, di ba, isa sa karapatan ng pambata ay yung right to education, right to leisure din, ano? Paano kung natali na agad at a young age yung isang bata para mag-alaga ng anak? So parang nadideprive siya of the right to study or to have leisure time. Pero ang gusto ko lang ding bagitin, I think kapag nasa mga schools kayo, ay alam nyo po na kapag ang definition ng child ay below 18 years old, meaning, kunyari, kung ako ay 17 years old ngayon, tomorrow is my birthday and I will turn 18 years old. Today, I am still considered a child and I am still a minor. Pero pag bukas, dumating na yung bukas at ako ay nag-birthday na, hindi na ako child bukas kasi 18 na ako at ako ay adult na ako. Okay, ano lang ibig sabihin ko, in terms of chronological age, below 18 ang definition ng child. Pero kapag ang mga, may mga tao na 80 na sila and above and yet sila ay parang kulang ng mental faculty, no, to make the right decision. So sila rin ay considered as a child. So parang siningit ko lang yun. Okay, tapos yung daw ating religion or other ideologies, di ba? Naririnig natin na ating mga Muslim brothers ay they can have 4 wives, no? Pero siguro kung Christian, sasabihin, hoy, nako, grabe, 4 na asawa. Pero wait, listen. Eh, kumusta naman yung mga Kristiyano, no? Paano naman sila? Yes, ang declared na asawa ay isa, siya yung inuuwian, pero sa kanto, mayroong dinadaanan na sa bar bago umuwi ng bahay, o kaya ay may ka-textmate, o kaya may inaay pa sa opisina. So parang mas mabuti pa kaya ang ating mga Muslim brothers kasi declared kung sino yung kanilang minamahal. Pero sometimes sa mga Christians ay parang lagot kapag nalaman ni Mrs., no, na iba yung context, iba kami sinusundo pa, etc., no? And also, I would like to say this, na nakaka-apekto rin yung sa gender role ng kababaihan, yung geographical, economic, and political environment. Ito ang pinapakita lang yung economic, no? Na, pero, look at this, bakit kapag sinasabi dati na kapag fishing, industry ng fishing ay puro fishermen. Kaya nga yung fishermen ay hindi na siya gender sensitive na salita, no? Hindi na siya gender fair language. Kaya dapat ay gawin ng fisher folk kasi actually may mga nanay na katuwang din sa fishing. Pag nasira yung lambat, sino ba basically ang magtatahi niyan? Si nanay din. So sana mawala yung invincibility ni nanay sa fishing or sa even sa farming. Dapat ay ika-count si nanay na nagko-contribute sa economic, no, sa economy ng bansa. And please, these are the core messages and please do not forget, no, the roles are created and reinforced by our society. These socially constructed ideas of male and female are connected to VAW, violence against women and girls and LGBT. Kasi iniisip ng society na ay mahina yan, ay lalamya yan, ayan, kaya na po pro, naging vulnerable sa pang-aabuso. And yun, please take note of the gender division of labor. Sinabi, parang na-divide na ano yung reproductive role, ano yung productive role, no? So women bear children, ibig sabihin child-rearing functions. Yung child-rearing functions, ibig sabihin caretakers din ng home. Caretakers ng home, ibig din sabihin ay domestic roles or housework. Therefore, yung women ay nasa
nasa reproductive nga siya. Ito yung private sphere at yung male ay productive and yung public sphere. Pero syempre, mas parang nakakompensate yung ginagawa ni tatay sa labas ng bahay kasi siya yun yung may sweldo. Pero it gives the men the power, the decision making, the voice inside the home na yun yung nadideny kay nanay kasi hindi siya nagtatrabaho sa labas. Okay? So men have dominant position in society, extensive participation no sa public life. Si nanay naman, secondary position. Kaya nga parang pag may dominant, may secondary, parang yung sitwasyon ng mga kababaihan nakasalalay minsan kung ano yung sitwasyon ng kalalakihan. Okay? Supportive role ng si nanay at merong limited na social and economic contribution kasi nakatutok nga siya inside the home. Ayun, ito yung sinasabi natin dito. Sinabi natin kanina, sex, tapos nagkaroon ng sex role kasi magbuntis at manganak kasi may matris ang babae. There's no problem with that. Ang nakaka-problem pag sinabing gender, tapos nagkaroon ng gender role, tapos sasabihin na, okay, dahil babae, ikaw ang nagbuntis at nanganak, ikaw na rin ang mag-alaga ng anak mo. This can create inequality, no? And more than that, I will be discussing with you, quickly na, no? Quickly, I'm looking at the time. I will be discussing with you, kapag may gender roles, it result to gender issues, no? Gender issues are problem that women and men experience as a result of society's definitions and expectations about feminine and masculine roles, rights, and capacities. Stem from the way women and men have been socially constructed, no? Kasi ito yung nakakagisnan, okay? And gender issues are related to gender inequality. See, sa gender role, merong gender issue, hindi pa na-stop doon, may inequality pa, okay? With practices that marginalize, discriminate, and violate women's human rights. Okay, sa tingin ko, mukhang we don't have much time na, no? Anyway, ang impossible dream, ang sinasabi na pinapakita lang sa impossible dream na, sige, gusto ko lang tanungin si Sir Mel, are you there? Yes, Sir ma'am, nandito pa. Opo. Yeah. Is it okay to for them to watch this 4 minutes ito? Ah, sige po ma'am, okay lang. Okay, sige. Oh, sige, thank you for that. No, kasi para makompleto yung mas maganda kasi na, 'di ba, sa pagtuturo, maganda talaga na may visuals, okay? So let us participants, I will give you 4 minutes to watch Impossible Dream. Kasi maganda talaga yun. This is also actually basic ng God eh, that you need to see. Pero I have to go back here. Naku, nasa na ba? Wait, hindi ko na alam kung paano ako babalik. Okay, wait lang. I need to go back to Zoom. O click on share screen. And, okay, may sound na, and here. Participants, this is very, ano, very informative and sana eye-opener sa inyo. Okay? So, let us watch this. Okay, let's watch this. Naku, 8 minutes pala. Oh,
Thank you.
Okay. So, mga participants, so yun yung ating impossible dream. And I would like to share na actually itong video na to, baka yung iba sa inyo, nakita nyo na rin siya sa ibang GST kung sakaling nakapag-attend na kayo in the past. Itong impossible dream ay ginagamit na namin to ng mid-90s pa. Pero up to now, kung sa inyo, among you ay may nakapagsabi na, oops, nakaka-relate pa rin ako doon sa sitwasyon ng kababaihan. It means, ganun pa rin ang sitwasyon ng kababaihan up to now. Maaring may nababago, okay naman yun na mag-celebrate tayo ng little victories kapag si tatay o yung mga lalaki sa loob ng tahanan ay natututo na tayo tulungan, pero marami pa rin challenge para mas complete ito mabago. Okay? And I would like to share na yung pinakita nating video ay made in Czech Republic pa yun, o Czechoslovakia pa yun. Ibig sabihin, yung nangyayari sa tahanan ng isang pamilyang Pilipino ay nangyayari sa buong region 1 o buong Luzon o buong Pilipinas, at nangyayari rin sa ibang bansa. No? We share the same experience, may similarities sa ating kalagayan sa ibang bansa. Okay? So, sige. Balik lang ako dun sa ating PowerPoint. Okay. And I hope to end the session, no? Tinitingnan ko yung time. Medyo marami pa kasi i-discuss. Pero yun, mahalaga talaga i-discuss yung ganitong bagay para magkaroon tayo ng buong pangunawa at buong picture ng basic God concepts. Okay. So yung makikita nyo dun sa video ay actually yung mga gender issues na nakikita inside the tahanan, inside the home, no? At yung, actually yun yung gender roles kung saan makikita natin doon yung gender roles at makikita natin sa ating puso, mararamdaman natin sa ating puso na parang tayo mag-decide, mag-judge, patas ba yun? Fair ba yun sa bawat isa, sa lalaki at babae, pati yung lalaking bata at batang babae in the home, patas ba yun? So kayo po makakapagsabi na actually it's not patas. Okay? So ano naman yung gender issue? So ito po yung mga example, no? So yung nanay kahit pagod na pagod, yung kanyang effort ay hindi nare-record sa GDP natin, no? Kung hindi, kasi ito yung minomonetize yung products and services under the GDP. Pero dahil yung ginagawa ni nanay, kahit pagod siya, ay hindi yun nakocompute doon, okay? And women have less access to and control over resources and benefits kasi nasa loob lang siya ng tahanan at hindi siya nakakapag-trabaho usually. At meron ding discrimination sa workplace, no? Sa pakikipag-usap sa mga union ng mga iba-ibang factories, no, sinasabi nila na talagang minsan sa kanilang karanasan, pag mag-layoff ng mga staff, ang sasabihin ng bisor sa mga babae ay, ano ang gusto mo, layoff or laydown? Pero dahil si nanay, dahil alam niya na mahalaga yung kita niya para mag-contribute sa family income, ay may mga nanay na nagle-laydown, no, para lang ma-retain siya sa work. And that is so sad, no? Okay, at nakita naman natin dun sa video na women receive an equal pay for work of equal value. At meron ding limited opportunities kay nanay. Ito pala, I would like to share na masaya na hindi na lang 2 months yung maternity leave, no? Nadagdagan na ng months yung maternity leave. Pero, ayun, let's celebrate the victories na parang, yes, at least may batas, makakatulong ito sa mga kababaihan, lalo na sa kanilang reproductive role, no? Pero at the same time, sana hindi rin gamitin ang batas para maging deterrent, para mabigyan talaga ng equal opportunities sa mga nanay. You know what I'm thinking of? I'm thinking of yung mga kapitalista. No, parang na kung sakali mag-hire sila kung between isang lalaki at isang babae na nagbubuntis ng nanganak at mag-live ng mas maraming buwan, kung ang gusto ng kapitalista ay profit, more ang niya na naman, magkakaroon na naman ng limited opportunity yung babae kasi mas ipe-prefer yung kalalakihan. So sana lagi lang happy about yung dagdag na maternity leave sa kababaihan. Huwag na itong gamitin na deterrent para sa mabigyan sila ng equal na opportunities. And to, yung sinasabi natin na
merong subordination kasi may stereotype niya. Ito yung mga sinulat nyo rin kanina, no? Nung umpisa natin na nagsusulat tayo sa chat box. So may unequal power relations talaga. Pinapakita sa lipunan na ito ang description natin kung sino ang babae at lalaki. Pero sabi ni Wonder Woman, oh, I grow humans, what's your superpower? Yung parang sinabi natin, pwede pagbaligtad rin, I will go back. Pwede pagbaligtad rin na pwede rin may lalaki na siya yung weak oppressed follower. Pero meron ding mga babae na pwede sila yung strong, sila yung domineering, sila yung leader. See, ito yung gender at pwede ito pagbaligtad rin kaya meron pa tayong pag-asa. Pero ang hindi natin pwede pagbaligtad rin yung sinasabi ni Wonder Woman dito. Kasi siya ang babae lang talaga, ang merong matris at siya lang ang may kakayahan na magpuntis at manganak. So at least may nagagawa ang babae na hindi kaya gawin ng mga kalalakihan. Next. Subordination sa political kasi right now if you will look at statistics at least yung mga elected officials natin na parang nasa Congress, maging mayor, governor, vice mayor, ganyan ay kung titingnan natin sa statistics at least 22 to 28% pa lang ang kababaihan. Bakit tuloy naging subordination ito sa political arena? Kasi itong mga elected positions na to, ito yung positions of power, of authority. Ito yung position kung saan mahalagang desisyon ang ginagawa, no? Pati yung lawmaking. Kaya sometimes may mga batas na, if I may say, may mga batas na parang may batas, example ko na lang, yung Republic Act 9208, this is the Anti-Trafficking in Persons Act. At actually, sa batas na yon, pwede mo rin kasuhan, hindi lang yung perpetrator na may-ari ng bar, pati yung mga customer, no? Pati yung mga journalist na nagko-cover ng news about the raid and rescue operation. Pero bakit ganun? Kapag yung journalist ang nakapag-violate ng confidentiality at siya ay nakapagpakita ng larawan, pagkakakilanlan ng perpetrator and also the victims, siya ay pwedeng makulong at may multa pa. Pero bakit yung mga kalalakihan, ito pala, FYI, mga kalalakihan na pwede, ang batas ay pwede rin mag-penalize ng customers kasi when you go to the bar, you are exploiting the children, you are exploiting the women. Pero wala pang nasasampulan ang batas kasi the lawyers, na konti lang sila who run after the perpetrators, they would rather file a case against the perpetrator and the owner of the bar na masarado yung bar kaysa maghabol ng isang customer. But, let's say, merong isang customer na nasampula ng Republic Act 9208. Alam niyo ba kung ano lang ang parusa sa kanya? Yung journalist ang parusa, kulong at multa. Siya ay community service lang. Of 1 month lang nga yata yun, no? So, you can check yung batas, pero hindi patas. Yung pagpataw ng sanction, bakit kaya? Kasi, we have elected, allow me to say this, we have elected so many males in the position na sometimes if they are into lawmaking, no, they tend to protect their own ranks. Kasi sino ba ang usually na pwede magpunta ng bar? Mamaya nandun pala si congressman, ano, kasi nag-happy-happy din siya. See, so sana, and this is actually my personal advocacy that whenever there is an election, I actually vote for women candidates. Kahit nga sa barangay, kahit hindi ko sila kilala, basta kababayan sila, I vote them. Why? Kasi it will be better for me, it will be easier and better for me to explain the situation of women to a woman elected official kaysa sa makipag-explain ako sa mga kalalakihan. Although, iba pa rin to, papasukan ko ng issue ng concern yung ano, ng class, no? Parang sana lang yung ating mga ina-elect na officials ay sana kahit sila mayayaman, no, kagaya ng the likes of Cory Aquino, GMA, at ayan, yung mga nakikita natin sa picture on the screen, sana ay kahit sila mayaman, mataas ang class nila, sana ay nararamdaman din nila at meron silang pangunawa sa sitwasyon ng mga kababaihan sa grassroots. Kasi otherwise, hindi rin sila magiging representative ng mga kababaihan. Okay? And there is such thing as multiple burden of women. Pero magsimula muna tayo sa double burden. If the woman is busy at home and at work, that is actually called double burden. Pero may mga nanay din, siguro reflect on your situation and the women you see in the community. Minsan naman may mga nanay na nagtatrabaho na ng 8 to 5, may gawain pang bahay. Tapos aba, pag Sabado, Linggo ay nakakapagsingit pa sila na maging community leader and volunteer. And with this, ito na yung multiple burden of women. Tapos balik tayo sa sinasabi ko na sa gender and development, dapat
hindi magkaaway, kundi magkatuwang ang lalaki at babae. Bakit? Kasi sa dami ng ginagawa ni nanay, yung 24 hours niya ay parang jam-packed with so much activities, makatutulungan si nanay na malesin yung burden niya kung somebody in the family, kahit babae ito o lalaki, ay sasalo sa iba niyang gawaing bahay. Para naman si nanay ay hindi parang sakal na sakal, super tight schedule niya, araw-araw. So, ang so sa God ay dapat ay tulong-tulungan din. Okay, tapos ito nga, balikan natin na parang, you know what, I have interviewed a lot of housewife, no? No, when I was at DSWD, kahit sa masulok-sulokang barangay, in all regions of the country, no? Pag tinatanong mo sila, Nay, ano pong trabaho ni tatay? Ang sasabihin, nagsasaka or nangingisda. Tapos ang hirap pa nga pag nagsasaka, ang hirap i-compute ano ba yung monthly income kasi hindi naman monthly yun, ano? Pero pag tinanong mo si nanay, Nay, ikaw po, ano pong ginagawa mo? Alam mo bang sasagot ni nanay? Ay, housewife lang ako. Take note of the word lang. At saka, ay, nasa bahay lang ako. Parang, sana tayong mga kababaihan, matuto rin tayo na wag nating lang-langin lang yung pagiging housewife. Kasi, Nay, mga kaguruan, kung kayo po yung mga nanay din dyan, parang, Nay, kayo po yung unang nagigising, huling natutulog, pagod na pagod po kayo. So, kahit po wala pong unpaid labor po yung reproductive role, gawain sa loob ng bahay, ay wag po natin itong lang-langin. Kasi, lahat po ng energy natin, lahat ng kalakasan natin, baka pati creativity natin ay napupunta po doon. And yet, parang lahat na ng pagkatao natin ay nandoon. And yet, sana po wag natin itong, parang tayo rin ay magtulungan na huwag nating baliitin yung value ng housework. Kasi po hindi po yun lang. Yun po ay mabigat na trabaho. Mas mabigat sa trabaho ni tatay. And of course, gender stereotyping, no? Yung pag-aalaga ng anak, pang mga kababaihan. Tapos pansinin nyo, kapag ayan sa higher education, kasi hindi ko lang po alam, kayo po makakapagsabi, anong statistics ng mga babae at lalaki na kumukuha na ng nursing, ng pagiging guro, ng pagiging social worker, no? Yung social work course. Kasi ang usually kinukuha ng mga babae na course nila, ito yung extension ng kanilang nurturing role inside the family. Kaya maraming teacher, maraming nurses, maraming social worker. Pero ang napansin natin, although may effort ngayon ng government, no, to raise the income salary of these professions, pero usually kumpara sa mga kinukuhang kurso ng mga kalalakihan na inhinyero, arkitekto, mas konti pa rin yung sweldo ng mga kababaihan. Okay? So, yun lang po ang ating example. And it, of course, yun na nga, kung ano yung kurso na kukunin mo sa kolehiyo, yun yung magiging work mo. At pag medyo nakalinya ka sa nurturing courses, ang tendency ay baka po mas mababa ang sweldo niya kaysa kumpara dun sa mga usual na trabaho na nakukuha ng mga kalalakihan. At meron din pong gender issue na objectification, commodification of women. Na parang when you say object, commodification, parang wow, mukha bang object ang babae o bagay lamang, kaya kailangan itong i-objectify, no? Tapos makikita natin sa media na talagang ang dami pang dapat gawin sa media. Kasi parang ang kampo nila para mabenta yung alak, mabenta yung cars na sinasell nila ay dapat ay merong mga babae na nakahubad pa, no? So bakit? Parang ito yung pagbebenta na ng katawan ng mga kababaihan. And beyond what you can see on the screen, no, gusto kong sabihin, yes, there is objectification and commodification of women. Saan ito nangyayari? Sa mga bar, sa mga, ano pa ba, club, no? O pati yung online sexual exploitation, pagbebenta ng mga kababaihan, no? So yun lang, malungkot yun kasi siguro gusto kong sabihin na siguro kung maraming pera yung mga babae at they are educated at maraming silang skills, sila po ay hindi magaganon, hindi po sila rin pupunta sa bar to work, no? O pati sa online sexual exploitation kasi maaring pong nandyan sila sa isa sa mga school, university, no, under CHED kasi meron silang diploma na ipapakita pero marami po tayong mga kababaihan na vulnerable sila. And I was part then 10 years ago ng isang international organization na we ran after the perpetrators ng trafficking cases, ano, at talagang kawawa po yung mga kababaihan doon. Yung mga nare-rescue namin, ang edad nila ay as young as 12 na nagtatrabaho sa bar at usually ang kanilang grade ay grade 5 hanggang second year high school. So paano nga sila
So paano nga sila makakakuha ng magandang trabaho kung ganun lang ang kanilang pinag-aralan? Okay? So they are vulnerable. So sana isipin natin na kumakapit lamang po sila sa patalim and they really need help from the government, from the state. So, pinakita ko lang to. I'm looking at the time. Time lang natin. So, bibilisan ko po. So, pinakita ko lang to kasi kanina, ang parang sa media, ang hina-highlight yung mga sexy, magandang hubog ng katawan, pero paano naman inside the home? Si nanay na tumaba ang nakakaalaga ng bata, no? Parang ngayon kasi sa lipunan, correct me if I am wrong, no? Pero parang kapag nagtaba na si nanay, nataba na yung bilbil, no? Ano na, nagkakaroon si tatay ng karapatan pases tumingin sa iba, no? Pero ang panganay, kahit na si tatay ay makalbon na, si tatay ay lumaki na rin ang tiyan, ay hindi naman nag-iisip ang mga nanay na papalitan si tatay kasi yung love ng mga nanay sa kanilang asawa ay unconditional, no? Hindi base lamang sa physical, kundi yung parang general package, overall package ni tatay ang minahal, hindi lang yung physical na kaanyuan. Oh, look at that. So, dalawa pa lang ang anak, pagod na sa gawaing bahay. So, sana may tatay dito na tumutulong sa gawaing bahay. And look at that. Oh, so, pag sinalay, naging ganyan na itsura, parang nagkakaroon ng reason para maghalap ba ng kabe. So, this is parang the typical in our Filipino culture. Okay, and of course, gender socialization. See, mahalaga yung paano tayo pinalaki. Eh, kung nung maliit tayo, naglalaro tayo ng bahay-bahayan, alaga-alaga ng dolls, tas lutu-lutuan, talagang you are being groomed to do the housework pag ikaw ay lumaki. Kaya para okay lang sa'yo kasi nilalaro mo nga yan. Tapos ito namang si Totoy dito sa kabila, no? Si Dong, ay parang humahawak ng mga baril-barilan. Pero ito ay mga violent na laro, no? Parang baka pupunta rin yan sa kanyang subconscious na it's okay na ganyan. Baka in the future, totoong baril na ang hawak niya. So this is, again, my personal advocacy. I stop giving gifts to children na mga baril kasi parang baka makakakontribute pa ako noon. Siguro mga 5 years ago yan or even more. Kasi baka makakakontribute pa ako sa pagkakaroon ng violent behavior ng mga bata. Ayan, magpapasko na, FYI po sa inyo. And ito, so yung violence against women, no, domestic violence nangyayari in the home, tapos yung sexual harassment, it can happen in the office, sa mga training institution, sa mga paaralan. So, beware na po tayo. Sana po ay laging poprotektahan ang mga kababaihan. But I'm not saying that sexual harassment cannot happen to men. It can also happen to men. So, lahat po ay ating pangalagaan. And of course, yung pambubugbog sa asawa, it can lead to physical abuse, no? Nagkakapasa na kailangan dalhin sa emergency room. Tapos, yung pagbubuntis sa ating kultura, habol-habol ng lalaki, kaya para anak ng anak, pero actually interval para healthy si nanay ay 2 to 3 years ang interval para magbuntis ulit. Pero yun, sometimes in the family, lalo na siguro kung medyo may edad na nagkaasawa si nanay, no, habol-habol talaga. So talagang maraming anak, pero it will have a bad effect on the health of the mother. Okay, so kasi nga nagre-rescue kami dati ng mga babae at mga bata mula sa bar. Alam mo ba, ang sabi sa akin ng isang ni-rescue namin, parang sabi niya, "Tita, hindi ko nakilala yung babae na nasa salamin." Kasi alam niyo kung anong nature talaga ng work inside the bar, no? Kung ano-anong ginagawa nila doon, yung sexual activity doon, no? If I may say, ah, kasi we are all adults here, I would like to assume, sa parang sabi niya, they do the actual intercourse, they do hand job, they do blow job ng mga customer. Parang, wow, talagang ito yung mga vulnerable na mga bata. Siguro kung may choice sila, nakapag-aral sila sa CHED, no? Naka-attend sila sa mga universities at nag-work ngayon as staff sa CHED, hindi po sila nandoon. So siguro this is an eye-opener for us to also consider kung ano yung sitwasyon nila before we judge them. Okay, So dito sinasabi natin, yung sex na tayo, ang mga babae ay may matris, ay okay lang na mag-perform ng sex role na magbuntis at mga anak. There's no problem here. Ang problema ay dito na sinabi na, okay, dahil babae ka rin, nagbuntis at nanganak ka na, ikaw na rin ang mag-alaga ng iyong anak. Ito lang po ang isa sa example ng mga issues dito. Pero yun po ang hindi patas kasi yun na nga, hindi naman kailangan ng matris. I'm just highlighting that kasi right in our home, may concern, may issue tayo tungkol sa gawaing bahay. Okay? So, yun, yung gender role na hindi pantay, no?
ay nag-re-resolve to gender issues. So makikita natin na ang may problem ay yung gender part, hindi yung sex part. Okay, tapos ito, sabi, banggitin ko rin to. So sabi ko, sige, sisingit ko ng konti. So yung CMO number 1 ninyo, series of 2015, establishing the policies and guidelines on HAD, INCHED, and HAIS. Okay, so one to its mandate as a responsible agency to implement the MC Magna Carta of Women, CHED shall direct the institutionalization of the required policies, standards, and guidelines to build its internal capacities and those of its external clientele and stakeholders in mainstreaming GAD. Pansinin ninyo na hindi lang internal capacities ninyo ang inyong i-enhance, i-build, pati yung inyong external clientele and stakeholders, okay? Within CHED and within the various functions of higher education, according to the 1987 Philippine Constitution. Okay. So, ito lang yung mga recommendations kasi we discussed the basics of GAD, no? So, tingnan natin, para I just try to check paano nyo ito kaya pwede ma-apply pa, paano siya i-coconnect sa inyong CMO. Okay? So, some recommendations lang na you would like to consider, no? Integration of the principle of gender equality in curriculum development. So, laging may gender lens kayo in developing your curriculum. Kasi sometimes yung ibang university ay nag-change na. Actually, when I was in UP, I led yung pagkukurriculum development namin dun lang sa social work, okay? And gender-responsive research programs and gender-responsive extension program. And mahalaga ito sa edukasyon, yung use of gender-fair language in education and production of gender-sensitive textbooks. Kasi parang lately, may nakita pa rin ako nakapag-post sa Facebook na parang may mali doon na parang nagtutukoy na naman na parang ito ay gawaing pagbabae lang at ito ay gawaing panlalaki lang. So siguro po talagang parang kailangang medyo mahirap na gawain kasi ang dami pong textbooks, no? Pero it can be done, no? And collection and analysis of sex disaggregated data. When we say sex disaggregated data, syempre po, hindi lang sasabihin na ang enrollees ay 1,000 students. Ilan po din ang babae, ilan po din ang lalaki. Kasi when we know kung ilan sila, baka yung ating pagbibigay ng services sa kanila at pagre-respond sa kanilang pangangailangan ay mas tutok, mas responsive. Kasi we know, iba, hindi lang yung parang general lang ang ating pagtingin, pero alam natin sino ang babae, sino ang lalaki. Okay? Addressing gender issues, let's say, yung ngayon issue yung mga gender neutral restroom, all gender restroom, bullying on the basis of ito rin yung sex orientation, gender identity and expression. So ito po yung pag ito ay ginawa ninyo, yung tumutugon kayo sa pang sexual abuse ng mga bata dahil si teacher ang unang nakakaalam. And of course, conduct of GST for teaching and non-teaching personnel, internal staff, as well as students, and GST for parents, kasi sa UP nakapag-conduct na ako ng GST sa mga parents, so they can also be given orientation on the GST. And also, kasi ngayon sa ating mga kabataan, parang marami na rin sa kanila na LGBT, no? Conduct of, may separate session po talaga on so GST, actually 2 days siya kinakandak, no? Yung sexual orientation, gender identity, expression, and sex characteristics for student para mas maunawaan din nila ang kanilang sarili. Okay? At syempre, hindi ko na po ito ipi-play kasi according to Sir Mel, na-play nyo na to. Pero, yesterday is the start of the 18-day campaign to end violence against women, no? November 25 to December 12, 2020. At thank you sa CHED Region 1 kasi sakto yung kanilang pagkakandak ng ganitong mga pag-aaral online dahil siya pa naman yung start ng 18-day campaign. Okay? At yan siguro, VAW-free community starts with me. No? Yan naman yung parang slogan, yung call ng Philippine Commission on Women. And with that, marami pong salamat. Tinitingnan ko po yung oras, parang nakadagdag tayo ng konting minutes. No? Pero thank you so much for all your attention. I hope po na after this session, ay marami po kayong baon na kaalaman. Thank you po so much. Thank you so much, Ma'am Josephine, for discussing to us and to all our participants online about sex and gender, gender roles, social constructs, and also SOGI at saka some
concepts on gender bias, power, and also gender issues. Maraming salamat po for opening the gender lens of our participants about gender and development. Okay, alam po namin na medyo limited yung oras po ninyo to discuss these concepts, these basic gender concepts, because usually, di po ba, we are conducting this 2 to 3 days. Yun yes. Po. Pero it's because of the restrictions that we have because of the pandemic. Kaya medyo nahihirapan po kami i-convene lahat ng mga GAD coordinators and GAD focals from the different higher education institutions in the region. Kaya po, online na lang po muna tayo. Anyway, then, klaro naman po yung ano natin, yung mga basic concepts natin. I hope our school administrators, our GAD focals and coordinators were able to understand no, yung mga GAD basic GAD concepts natin for them to be able to comply yung content, yung GAD guidelines natin as embedded in the CMO number 1 series of 2015. Yun po yung guidelines natin in the establishment of gender and development in higher education institutions as well as in the Commission on Higher Education. So express our sincerest gratitude to Ma'am Josephine, I would like to request our director, our regional director, and our OIC Chief Education Program Specialist to award the e-certificate of Ma'am Josephine Gabriel-Banaag. Sir JR, nandiyan ka pa ba? Sir JR? And of course, habang inaantay po natin, kinu-queue lang po ng aming mga kasamahan, ng aming director, kasi nasa isang meeting pa po siya. Okay, so, and we would like also to ask our OIC Chief Education Program Specialist to assist our regional director to award the e-certificate of appreciation to our speaker. Okay, so later on. Okay, so parang ongoing po. Sorry, Ma'am Josephine, but our regional director is currently on the board meeting of one of our state universities in the region. So in behalf of our regional director, Dr. Galera, and our OIC Chief Education Program Specialist, we would like to award the Certificate of Appreciation to you, Ms. Josephine Gabriel-Banaag, our consultant, our trainer, and a certified member of the Philippine Commission on Women's National GAD Pool. Okay, for generously sharing your expertise and knowledge as our special speaker for the topic, review of basic GAD concepts and reiteration of the CMO number 1 series of 2015 during the 18-day campaign to end violence against women opening ceremony held on November 25, 2020. Your all-out support and assistance to the activity immensely contributed in capacitating GAD focals as advocates and champions for the promotion of gender and development in higher education institutions in the region. Given virtually this 25th day of November 2020, signed, of course, our regional director, OIC regional director, Dr. Rogelio T. Galera Jr. Congratulations, ma'am, at maraming salamat po. Okay. Palakpakan naman po natin si Ma'am Josephine. Yes. Sa ating mga participants dyan, you can open now your microphones and also your videos. At bigyan natin ng masigabong palakpakan si Ma'am Josephine. Ma'am, maraming salamat po. I guess yung mga ibang questions na nakalagay po or ng mga participants natin sa chat box, I guess nasagot naman po natin during the presentation. So I guess we will not be continuing anymore the open forum. Okay? Ma'am Josephine, any final message po to all our participants? Okay. So actually gusto ko magpasalamat sa CHED Regional Office 1 for the
opportunity to be part of the GAD journey ng mga schools under you. So sa mga participants, siguro gusto ko lamang sabihin na, yeah, try to reflect on what we have studied and discussed today. Kasi yun namang, if you want to change and para mas lahat ng tao ay ma-develop, start sa ating sarili at sa ating pamilya. So thank you so much for the opportunity. And stay safe and God bless you. And God bless you too, ma'am. Maraming salamat po. Okay. All right. So, ayun po si Ma'am Josephine Gabriel-Banaag, who discussed to us basic GAD concepts and the integration of the CMO1. Maraming salamat po, and we hope you will be able to invite you again if situation permits us to conduct gender sensitivity training. We hope we can invite you again. Maraming salamat po. Okay, so the next part of our program, I guess, we are now ready for the unveiling of our gender and development lounge or corner, our GAD corner. I would like to inform all our participants na meron po tayong bagong GAD lounge dito sa office. Okay, kung magbibisita niyo po kami dito, of course, makikita niyo po yung bagong GAD lounge namin. This is one way for us not to promote, okay, gender and development in higher education. Okay, so I would like to request my colleagues in the commission to stay already on your post para makapag-start na po tayo sa opening and unveiling of our GAD corner. Okay, so while waiting, no, for my team. To prepare or set up our GAD lounge. Actually, naka-set up na po kami. And ready na yung meron nilang konting ayan. And also, habang inaantay po natin na punta doon sa mga spots ng mga ano, kasi may mga ano po tayo, markers doon sa mga floors kasi we still maintain social distancing po dito sa opisina. Okay? Okay. And later after the unveiling, diretso po tayo, no, doon sa sumbahan natin. So I hope andyan pa rin kayo and I hope sasali po kayo sa ating sumbahan. Okay? So far, parang wala ko po atang nagpapadala ng kanilang Zumba outfit. Okay? Yung mga Zumba outfit ninyo po, ipadala nyo na po, itag nyo po kami, CHEDROI1, sa aming Facebook page account para matawag dito, makita namin at mabigyan namin kayo ng premyo. Okay? Yan. Picture-picture lang po kayo, Joanne. Okay, ready na po? Ready na po ata ang aking team. Okay, so dyan lang po kayo. Hindi pa po. Okay, so pina-finalize lang po yung mga konting details. I hope magugustuhan po ninyo yung aming GAD lounge ngayon. Okay, so habang nag-aantay po tayo ng queue sa labas from our team, of course, gusto ko lang magbasa ng mga comments from our participants. From Sir Cabarteja, Domingo Cabarteja, very scholarly lecture. Thanks a lot for sharing the new perspectives. We have also a message from Dr. Louie Agnir Paraan from Northern Christian College. Thank you, ma'am. And also to CHED Regional Office 1. And from Sir Ronnie Romero, God bless, Ma'am Banaag. Janelle Rusal, thank you, Ma'am Josephine, for sharing your expertise. God bless po. Actually po, yearly po kami nagkakandak, no, ng gender and gender sensitivity training sa ating mga GAD coordinators and GAD focals from the different private higher education institutions. Para po, alam din po nila kung ano po yung tungkol doon sa gender and development. Hello, I'm going to how can we genderize tertiary education? Wait lang po, pupunta lang po ako doon sa ating yes.
Hello? Hello? Naririnig niyo ba ako? Here? My sounds. Okay, so good afternoon po sa inyo lahat. So I guess ready na po ang ating team for the unveiling or what we call this, rebranding of our GAD Lounge. So ito po ang aming bagong... Okay, ayan. And then, diretso na po kayo doon sa third floor para sa ating ZumVAWhan. Akyat na, dali. Dali. Akyat na, okay. Social distancing, akyat-akyat po. And then, sa third floor. Ayan. Pasok, bilis, third floor. Okay, so ito po ang bagong GAD Lounge. Okay, may mga paintings natin to represent po yung ating mga LGBT family. Okay, it was colored with different colors, of course. Dito rin po ang ating mga GAD champions, first women, no? Sa politics, sa mga first woman, no, sa mga medical women, international, at also first women
or mga national artists, personal and national artists. Andito rin po yung mga ating mga ITC materials. Okay, andito rin po ang aming mga local GAD advocates, si Ma'am Cherry. Okay, may mga pictures din po siya dyan. And also si Ma'am Tati. Okay, si Ma'am Tati po ay naging head po of the Asia Pacific Women's Watch. Okay, and also Sister Mananzan, who is a co-founder of Filipina. Okay, so I hope naging makabulakan po ang opening natin sa GAD Lounge at diretso na po tayo sa taas for the ZumVAWhan. Okay, so I guess ready na po ang ating team sa taas. Phones ninyo. Tumayo po tayo sa ating mga upuan. Okay? Let's all love fitness. Let us all love healthy living, healthy lifestyle. Galaw-galaw naman po dyan. Okay. Sir Luis, tayo po tayo. Ma'am Paz. Yes, no. Tayo po tayo, ma'am. Diyos ko. Galaw-galaw. Bago pumanaw. Utang na loob. Okay. Ayan, very good. Ayan, sundan lang po natin yung ating mga Zumba instructors. Okay? Ayan, may mga dancers din po sa taas. Pwede na po ninyong i-open yung mga microphones ninyo. Very good, Mama Egdona. Ayan, si Sir Ronnie ng DCCP. Maraming salamat for joining. And also si Ma'am Rowena, Ma'am Gina Mendoza. Okay? Ayan, and also from yung Matiga Virgen Milagrosa University, ma'am, social distancing dyan, ha? Okay. Game na game si Ma'am Crisanta ba yun? Game na game si Ma'am Clarita, rather. Ma'am Clarita Daya, di ba? Social, and also si Sir June. Okay, asan na po yung mga iba? Mag-open na po kayo ng inyong mga camera. Okay, mamimili po kami ng most active participant. Okay, and also yung ating best Zumba outfit. Open nyo na po yung mga videos ninyo. Ma'am Max ng MMSU, hindi kita nakikita. Nasaan ka? Magpakita ka. And also from UNP, Ma'am Victoria Arce, nasaan po kayo? Magpakita naman kayo, mga GAD advocates, mga GAD champions. Kami dyan nakikita. Yung mga tiga BMUF, tiga UNP, tiga ISPSC,
MSU. Ay nako, Ma'am Nats, ha? Bakit may problema ang connection dyan sa MMSU? And, oh, nagpakita si Ma'am ano, from LNL. Oh, di ba? Shal. So, Ma'am, hataw lang. Oh, naka-orange pa si Ma'am. Talagang ano, pang-brow na bow. Okay, nakikita ko dito. Oh, si Ma'am Paz. Sayaw, Ma'am Paz. Elvin, parang hindi ata nila nakikita yung ano, yung Zumba dancers natin. Ayan, okay. Okay, very good. Don't worry, basic lang naman po itong ano, mga dance steps ng ating mga Zumba instructors, no? Okay? Ah. Galaw-galaw! At ako'y naninina kung sino ang ating best Zumba dancer. Ay nako, alam niyo kung ba kung ilan ang premyo? Ah, may request dito. Magpakita ka daw, Dr. Paraan ng NCC. Ma'am Agnir, kita ka daw, sabi ni Sir Arnold. Oh, parang may nakikita akong manalalo, ha? Ah, Ma'am Oliver Shower, sino yung naka-blue dyan? Ah! Ma'am, dahan-dahan lang ha. Parang, di ba, kakaano mo lang? Dahan-dahan lang, ma'am. Pero wala akong ka. Ah, si Ma'am Gina. Magpakita kayo para makita namin kayo. Oh, sa MMSU, may problema daw sa connection. My God. Anong nangyayari? Alam ko ba, Smart University na tayo. Sige lang. Oh, next step naman po tayo ng dance steps. Okay. Oh, si Ma'am Nats, ha? Sumasagot. Oh, sige. Go, Ma'am Nats. Kahit hindi kita nakikita, alam ko, sumasayaw pa dyan. Oh, si Sir Johnny Cuonyo, wala daw po siyang camera. Bigyan ng camera yan. Anong school ka ba, sir? Punong barangay po ako, sir. Anong school? Punong barangay po ako, sir. Ah, okay. Sige. Pika barangay si sir. Okay, sir. Sayaw lang po dyan. Aba, oh, ha? Sir Ronnie ng Data Center College. Sir, ha? Yung chan, palitin. Igalaw-galaw para mabawasan ang taba. Ah, sa BMUF. Oh, may dance troupe doon. Ah, Sir Jay, sino yung mga dancers mo dyan? Oh, aba, si Ma'am Claripa, game na game. Pagas. Oh, ha, yung best dancer natin, yung mga nakakasunod, ha? Oh, hindi lang yung ano, ano-anong ginagawa na galaw. Oh, si Ma'am Gina. Si Solo Flight, si Ma'am Gina. O, sino tong mga to? Ah, sa taas pala ito, sa office. O, di ba, ang aming senior citizen. Kung gumalaw, wagas. O, di ba, nakabitamina ata ito. Ah, yung mga personnel dito sa baba, yung sa second floor, parang nanonood lang ata sila. Hindi sila gumagalaw. Ah, ano to, ha?
Parang nagpakain naman ata tayo kanila. Wala ba kayong energy dyan? Oh, si Ma'am Paz. Sa office ata si Ma'am Paz. Sige lang Ma'am Paz. Happy lang. Go lang. Parang gusto ko na rin atang sumayaw. Ma'am Nats, sino tong naka-green na ito? Magaling daw yung naka-green. Apa, parang ito ata yung Totoy Bibo namin. Sino, green kanina sa third floor. Ay nako Ma'am Nats, huwag mo akong abangan. At ako'y busy no na titingin kung sino ang winners natin. Yes, I'm oh, ha? Sir Johnny, John Conyo, siya po ay punong barangay. Nami Baliw, Suwar, Bautista, Pangasinan. Ay, napagod si Ma'am Paz. Napagod si Ma'am Paz. Okay lang yan, Ma'am Paz. Pahinga ka lang muna. Yeah. Parang mag-isa nyo ata, Pam Lorma. Nasaan yung makasamahan natin dyan? Masikip kasi sa my favorite. Ah, masikip. Sige po, okay lang yan. Yeah, by seated. Yeah. Oh, yung mga participants natin, no, from Lyceum North, West, Northern Luzon. Ala, mayat yun. Oh. Diba? Oh, si Ma'am Egdona from Divine World College of Lawag. Sige lang, ma'am, tembot mo lang yan. Go lang yan. Kayang-kaya mo yan. Aba, oh. From Osia, si Ma'am Rowena. Hello, Ma'am Wen. Gusto po tayo dyan para mag-isa niyo po ata dyan. Oh my God! Itong si Ma'am Clarita Daya ng Virgen Milagrosa, ha? Talagang ano, walang katapusan ng energy. Wow! Oh, my beauty queen sa Virgen Milagrosa. Sorry, Jay, sino yung kulot na yan? Pwede po kayong magbukas ng inyong mga microphones, ha? Para naman marinig namin kayo. Next set. Hi, ma'am. J.Ann pala. Hello po. Ayan, from Virgen Milagrosa University. Maraming maraming salamat po for joining. Okay. Parang wala ata tayong music. Asan na yung music natin? Okay, meron na po ulit. Oh, basic lang po itong steps. Alam ko, ang panahon niyo ito. Ay, meron din tayo doon, sina Sir Gilbert. Si Ma'am Joy, parang nasa bahay si Ma'am Joy. Diba? Game na game, Sir Gilbert. Yes. Oo, tama. Mga panahon ninyo ito. Sige lang po, ma'am. Panghinga lang po kayo. Mamaya po ulit. Asan po yung mga ibang participants natin? Mag-open naman po kayo ng mga videos ninyo. Sir Christopher Banyes, mag-open ka ng video mo. Dali. Yung curriculum mo sa midwifery, hindi pa yun na-approve. Ma'am Victoria Arsene ng UNP. Madam, mag-open po kayo ng video. Hangit naman ng plugging mo. Ano ma'am? Ano po yun?
Pangit naman ang plugging mo, kuriti rin pa rin. Sorry. Natawa ko doon, ma'am. Oo na. Kurikulum pa rin. Okay. Galaw, galaw. Kasi Ma'am Ednaline, nasaan niya yung ating Senyor Tesoro? Ama ba? Senyor Tesoro College, ma'am. Sayaw naman po kayo dyan. Masaya po, sir. Masaya. Very good. Yung video nyo, ma'am. Open. Si Dr. Louie. Dr. Louie, nire-request po ni Sir Arnold. I-open niya daw po yung camera ninyo. Gusto daw niya kayo makitang sumasayaw. Ma'am, ma'am. Oralio, paki-open po. Ma'am Rizel. Ma'am Cassandra. And also, Ma'am Kilin ng UCC, paki-open po yung mga camera sa inyo para naman po makita namin kayo. Oo. Teka po, Ma'am. I-on ko po yung camera niyo. Ah, sige po. Okay. Oh, si Ma'am Venus Guevara. Oh, di ba? Napaka-energetic naman po yung naka-blue. Oh, my God. Sino kaya yun? Oh, si Ma'am Glenda. Hello, ma'am. Yan. Hello po, Ma'am Christine. Hello po sa inyo. O, diba? Ang saya-saya ng opening program natin. O, diba? Sana nga matapos na itong pandemya, no? Para makapag-conduct na tayo ng physical activities natin. Siguro mas maganda na naman kapag nagkikita-kita tayo at nasa isang venue tayo. Okay? Yan. Oh, parang nawala na ang energy yung ano-ano, yung mga tiga LNL. Wala na ata silang energy, oh. Yes, thank you. Don't worry, marami po kaming baon. Isang oras po ito kalahati yung Zumba natin. Sabi ni Sir Johnny Junio, Sir, kahit po walang cam, nakiki-Zumba karin po kami. Oh, maraming salamat, Sir Johnny, ha? Sir Johnny is from Bautista, Pangasinan. Maraming salamat po sa ating mga partners, ating mga GAD advocates and also VAW desk officers sa ating mga barangay at saka sa mga municipal level who joined us to this opening program of the 18-day campaign to end violence against women. Maraming salamat po. Okay. So, huwag kalimutang mag-picture, ha? O, mag-picture-picture kayo dyan. And tag niyo po ang CHED Region 1. Okay? Do not forget to use our official hashtag. Hashtags. That is hashtag VAWFreePH. Okay? And also hashtag CHEDRO1. Okay, come on! Bilao! Oh, si Sir Luis, ha? Hindi nawawala ng energy. Oh. Break door. Kaya yan, sir. Sir Jun! Jun Shin! Open naman po ng camera. Oh, si Sir Ronnie, nag-retire na, umuubo na. Aba, may message si Sir Ronnie, ah. I feel energetic and revitalized. Aba, amazing! Maraming salamat, Sir Ronnie, for that message. Yan. Mag-message lang po kayo sa ating chat box, ha? Mag-e-enjoy po kayo. Oh, my God.
participants din po pala tayo sa Philippine Darap Bank. Thank you so much, Ma'am Lizia de Malibot. Yung mga gusto mag-plug dyan, mag-plug na po tayo. Welcome po sa ating registration, CHEDROI 1, MOR. Foundation, Ma'am Rowena. Sobrang saya daw niya. Thank you so much, CHEDROI 1. Muna kayong magla-log out dahil i-announce po natin ang best dancers. Oh, may pa-premyo po tayo, may pa-load, ganon. Okay, nag-iagyata si Ma'am Clarita Daya.
birthday according to Ma'am Celia Guillermo. Sir Johnny, pwede po po kayong sumali sa December 1 and 2. Okay lang po. Thank you po. Thank you po, Sir Mel. Yes, sir. Welcome po. Thank you, Papa God. Magpapaaral na din po ako, sir. Thank you po. Sige lang po. Maraming salamat for joining. Yes, sir. Thank you. Maraming po ako natutunan, sir. Maraming salamat po, sir John. I-share po rin po sa aming barangay, sir. Yes, that's it. Yes, kung ano po natutunan natin, let's continue to spread the good news. December 1, sir, Sir Luis, game na game pa rin. Oh, matira-matibay, ha? Oh, yung mga tatlong tiga BMUS, si Ma'am J.R. Oh. Sige lang. Sina Sir Gilbert. Cecil. Maraming salamat po for joining us. Thank you.
thought it was not September. Love was changing the minds of pretenders while chasing the clouds away. My hearts were ringing and the key to our souls was singing. As we danced in the night, remember how the stars stole the night away. Okay, parang marami pa po ata tayo. 30 minutes pa lang po yung nakalipas. No? Ayan, pagod na po ba kayo? O mag-water muna kayo. Water, water muna. Hydrate, hydrate. Baka maubusan kayo ng tubig sa katawan. Mag-faint kayo dyan. Okay? Balik tayo sa dance floor. Yung mga tiga BMUF na wala na. Sir, di ma'am si Wam Maruena. Nasaan ka na, ma'am? Yung mga tiga LICU. Northern Luzon, LNL. Nasaan na kayo? MMSU. Amnax. Ano ba yan? Ing pa rin ha, si Ma'am Meldona ha, ng Divine Lawag. Nagpapakita si Sir Luis, oh. Game na game pa rin. Thank you, Ma'am Nas, for the support. First time daw mag-online Zumba si na Ma'am Nas. So thank you so much for joining us. Extend our gratitude, ha, to your team and also to President President Agrupis. Maraming maraming salamat po.
is well. Panahon ngayon ng pandemya, kaya kailangan magpalakas ng katawan. Ay nako, parang lumiliit ang aking listahan, kumukonte. Parang may mga naka-cross out ako dito, ha? Oh, nagpakita na si Ma'am from STI College La Union. Hello po. Ma'am Eliza Cristobal, magpakita ka daw, sabi ni Sir JR. Shit, tired of getting shot at, tired of getting chased by the police and arrested. Niggas need a spot where we can kick it, spot where we belong, just for us. Niggas ain't gotta get all dressed up and be out of here. You know what I mean? That's the only place besides getting free and we gotta go. Oh, paki-focus na yung naka-green doon sa likod, Sir Elvin. Parang gusto kong makita yung sumasayaw na naka-green doon sa pinakadulo. Yung nasa likod ni Sir Amping. Sir Elvin, gusto kong makita yung ano, naka-green doon sa likod. Sino yun? Yung mga nandiyan sa third floor. Ayan, gumalaw na ang ating camera. Oh, sino yun? Oh, Ma'am Nas, eto na ba yung naka-green? Ay, focus mo pa! Yung naka-green na sa likod. Sino yun? Oh, di ba? Oh, si Ma'am Nim pa nandun. Oh, sino yung naka-green na yun? Oh, ha? Oh, ang ating ano, Potoy Bibo, nagbitamina, malakas ang katawan. Ay, ama si Ricky, bagas. Balikan mo si Ricky. Oh, di ba? Focus mo si Ricky para makita nila. Sumasayaw po ang ating mga supervisors. Sino to? Ah, si Lynette. Go, Lynette. Nakikita niyo na po ha, ang mga talents ng ating mga supervisors, ang ating mga administrative staff. At dyan rin po ang aming chief admin, si Ma'am Nimpa, sumasayaw. Okay, o hinga-hinga muna, hindi pa tayo tapos. Okay, pull down na, pull down. No, ilang set pa? Ilang set pa, Sir Ryan? Cool down na po ata ito. Guess it's true, I'm not good at all. Okay, cool down na po tayo. And then after this, ia-announce po natin yung mga winners.
Sino po kaya ang makaka-receive ng free load? I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works. But you can lay with me. Sige lang po, Ma'am Victoria. Thank you so much for joining us sa ating opening program. Cause yung mga COCs natin dyan ha, yung God plan and budget ninyo, pagkalimutan na ibalik. But darling, stay with me. Won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? Cause you're okay, maraming salamat po for joining us to this ZumVAWhan, online ZumVAWhan, men and women love fitness as part of our 18-day campaign to end violence against women. Huwag po muna kayong aalis, singalan po muna kayo ng konti dahil in a while, we will going to announce kung sino po yung mga makaka-receive ng free loads. Okay, so maraming salamat for joining. Hindi ko po na-judge ha, yung mga hindi nag-open ng kanilang mga camera. Yung mga nag-open lang po ng kanilang camera, ang medyo nakita ko at na nakita ko kung gano'n sila ka-graceful sumayaw. Yung mga iba, pilit. Talagang pinilit nilang sumayaw. Okay? So I guess ready na po ata. Ready na po ba kayo? Kung sino ang mga nanalo sa ating Zumba dance, Zumba class. Ganon. Okay. Nag-enjoy ho ba kayo? Yes! Thumbs up naman po kayo. Ayan, ang dami, Sir Gab. Maraming salamat. Sir Lois, nag-enjoy ka ba? One day walk. Okay lang. Very good. Pinagpawisan po ba tayo? Si Mama Donna, ha, hindi bumigay. From the start to the end, nandyan pa rin. And also, Ma'am Weng from UEF. Si Ma'am Halog. Diyos ko, bakit ka nawala kanina, Ma'am Halog? Ha? Okay, ready na po ba tayo? Okay, so ito po yung mga nanalo ng ating... Ay, si Ma'am Glenda Ganzon, ngayon lang nagpakita. Okay. Next sa'yo ako kanina, sir. Hiningal lang. Hindi naman ata hiningal. Diyos ko, parang hindi ka hiningal, madam. Okay, so, ito po ang ating mga nanalo sa ating, may umiiyak. Sino to? From WCC. Magpakita ka si ma'am, sir. Sir Noel, napagod po ata kayo. Umiinom na si Sir Noel, ha? In fairness, parang hindi ko siya nakita, hindi siya nag-open ng camera. Okay, so ito po yung mga nanalo ng ating... Sorry, sir, may tinapos lang. Tinapos. Ito po yung mga nanalo ng ating ZumVAWhan. Makaka-receive po sila. Ilan ba kayo?
Oh, makaka-receive po kayo ng 200 pesos load. Okay? Okay na ba 'yon? Next week ha, mag-join ulit kayo. Tataasan po natin ang pa-premyo. Okay? First winner pala yung from Lyceum Northwestern Northern Luzon. Ma'am Halog and Company. Sino yung kasama mo dyan, Ma'am Halog? Yes, and June Shane. Ano po? June Shane. Okay. June Shane Awa. Oh, Ma'am Ha, nanalo po kayo ng load. Thank you. 100. Oo, kunin nyo dito sa office. Joke lang. No, ipapadala namin online via GCash. Okay? Next winner natin, si Sir Louis Hernandez. Nasaan po kayo, sir? Yes, thank you so much for participating, sir, ha? Maraming you, salamat. Parang naka-work from home po ata kayo. Yes, Doc. Okay, thank you. Congrats, yes, Sir Louis. Next winner, thank you, Doc. From Divine World College of Lawang, Ma'am Andona Edona. Thank you po, sir. Yes. Nag-enjoy po ako. Yes, thank you so much. Talaga hindi ka give up, ha? From the start hanggang sa dulo. Yes, sir. Thank you po. Enjoy ka dyan. Okay. Next, we have Sir Gilbert and Company. Sir Gilbert, sino po yung kasama ninyo dyan? Ano ang apelido, sir? Gilbert Saliot. Yes, from Sikosat Colleges. Oh, from Sikosat Colleges. Sino yung kasama mo dyan kanina? From Aubrey Oralio, sir. Aubrey? Oralio, sir. Oralio. Okay, Aubrey Oralio. Okay, congratulations, sir, and thank you so much for joining. Thank you. Okay. Meron pa po tayong last two. Tatlo pala ito kasi dalawang tao yung isang camera. Ma'am Lizel Dumalibot. Ma'am Lizel, andito ka pa ba? Yes, sir. Social. Sino yung kasama mo dyan? Ma'am Jane po. Ma'am Jane Kirinit po. Okay, Kirimit. Okay. Ma'am, nanalo po kayo ng 200 peso load, ha? Maraming salamat sa pagsali sa aming sumbahan. I hope nag-enjoy po kayo lahat. Diyan. Yes, okay, sir. And next, last, we have Ma'am Rowena ng Osyas. Yay! Congratulations, Ma'am Rowena. Nanalo po kayo ng 200 peso load. Maraming salamat. Thank you po. Okay, so yun po yung ating mga winners ng sumbahan natin, yung mga active, no? Si Ma'am Glenda, sorry Ma'am Glenda, hindi ka nag-open ng camera kanina. Okay lang, sorry, nag-open ako pero sandali lang. Parang nahiya ka ata. Naka-dress ako kasi. Okay. Sige po. So, I guess that's the end part, no, of our opening program. I hope we were able to see you again on December 1 and 2 for our Gender and Development Digital Conference 2020. Okay? So, there will be lots of learning topics that we will be discussing, okay, in preparation po sa compliance ninyo to CHED Memorandum Order Number 1 Series of 2015. Okay? I hope mas dadami pa po yung mga sasali, no? Kasi hindi po natin na max up yung number of slots natin sa Zoom account because we purchased 500 slots sa Zoom accounts at medyo konti po yung mga actually madami na rin pero nga gusto namin ma-maximize po yung available slots natin sa Zoom accounts para hindi naman po sayang, no, yung binayad natin and also hindi sayang yung mga learnings na matututunan natin sa from our speakers, okay? Mga national speakers po itong inimbitahan natin. Okay? So
Muli po, reminder lang po, December 1 and 2 ang ating Gender and Development Digital Conference. Okay? November 30, holiday po iyon. So makita-kita po tayo ng Tuesday and Wednesday. Okay? Nakuha po yung schedule? Yes. Yes, very good. Wala po po ata tayong entries no sa ating online photo photography contest sa ating mga estudyante. Baka may mga estudyante po kayo na magaling sa photography. Okay? Kindly encourage them and submit to us yung kanilang mga entries. And also, sa ating mga personnel sa higher education institutions, baka gusto po rin yung makiasali sa ating TikTok challenge. Of course, may mga pa-premium po tayo. Yung premium po natin doon, ha, hindi po 200 lang, 100, ganun. Okay? Thousands po yung mga pa-premium natin doon because of the effort, of course. Kailangan natin bigyan ng pa-premium ang mga yan. Okay, so I guess that's the end part of our opening program. Time check po tayo. It's getting 5. So once again, in behalf of our regional director, Dr. Rogelio T. Galera Jr., our OIC Chief Education Program Specialist, Engineer Angelica Dolores, and also our Chief Administrative Officer, Ms. Nymph Abuelio, maraming salamat po for participating, for joining us to this opening program of the 18-day campaign to end violence against women. Maraming salamat po. At nandyan po ang ating mga speakers for the GADCON 2020. Speakers po natin yan from day one. Okay? We invited Dr. Carolyn Sobrechea to discuss affirmative language and genderizing curriculum. We also invited Dr. Maria Helen Dayo, who is also a gender expert and gender advocate, who will be discussing to us gender pandemic and research. And also Dr. Shirley Agrupis, who share with us their best GAD extension activities during the pandemic. Okay? And on the second day, day two po, December 2, we invited Attorney Septon Cruz, our director ng AFMS from Central Office and our chair ng ating GAD, to discuss yung Safe Spaces Act, and Attorney Jeffrey Agtara to discuss yung Anti-Bousing Act natin. And we also invite Police Brigadier General Rodolfo Azuin Jr. Okay, share some self-defense tactics on how we protect ourselves, especially our women friends, on how they were going to protect themselves kapag nakaka-encounter po sila ng mga situations that requires self-defense tactics. Okay, so yun po yung mga naka-line up na activities natin. We hope to see you next week. We hope na mas madami pa pong mag-register. We hope na mas madami pa pong at mapupunan natin no yung ating Zoom account. Okay? You can invite faculty members no from your institutions and also non-teaching personnel. And we encourage also our school administrators to join us next week for our GAD call. Okay? So muli po, si Sir Gilbert Sales, andito rin. Thank you so much, sir, for joining. So muli po, maraming salamat for joining us to this own program. I hope natuto kayo. I hope nag-enjoy mo. At I hope po, sana po, tawag dito, magagamit yung mga basic GAD concepts natin for you to be able to identify gender issues in your respective issues that requires gender and development activities. So muli po, let's all continue to make a move to end violence against women and men. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye po. Maraming salamat. Thank you, sir. Bye.